together, believing that what we are declaring is true. Amen. Our God is true and alive. Amen. He is alive in you. Thank you, God. Come on, we're gonna declare this with faith. Let's say, the God victory.
continue to come before the presence of God in this place and be reminded that you are not alone. And with God, there is indeed victory. Paulit-ulit, so let me be reminded of that. And as we sing this, continue to declare that God is with us. That God can take us out of the darkness. And we declare this. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. We declare, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord, you turn it for good. Cause you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. Come on, we declare. You turn it for good. 'Cause I'm
The blood still flows.
And forevermore. Thank you, God. Lord, truly, you are the name above all names. And we continue to believe in faith, fight in faith, knowing that you are in control of everything. Thank you for your finished work, Jesus at the cross. Because of it, you already said, it is finished. It is done. Somebody here needs that affirmation and that confirmation today. Sabi ng Panginoon sa'yo, anak, it is finished. Anak, tinapos ko na. All you have to do is to claim it. Cling to my presence. Come to me in prayer. Because I will answer you. I am hearing you and I will come to answer you. Thank you, God. Because we believe not just because of the things that you have done for us. We believe all of these same things that we sang. All of these things that we are reading from your word. We believe all of this because of who you are. You are the God, the same God, yesterday, today, and forever. And you never fail. Amen. He never fails. Amen. Lord, give us a heart right now to continue to trust in you. In whatever season we are, nasa waiting man kami, nasa praying man kami, Lord, nasa season man kami, Lord, ng maraming hardships, we still will fight with the right weapons. That is our praise and our prayers rising up to you, believing that you, Jesus, has finished it all already. Thank you, God. Come on, can we just give Him praise in this place? This God that we serve is alive. Thank you, God. Receive all the praises. Receive all the highest praise. Come on, receive all the glory. Because you are the name above all names. And we declare this in Jesus' name. Let us remain standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our senior pastor, Pastor Manrique Tan Pascual. Thank you, God. Thank you, Lord. Pakita ko lang po muna itong passage po sa inyo na bago po tayo maupo. Amen? Na? Sabi po dito, John 13:34, na, a new commandment I give to you that you love one another. Parang, Genesis pa lang po, di ba? Tinuturo na po yan, kinekwento na po yan, sinasabi na po yan, yung love one another. Ano po ang bago po dyan? Na? Pero bago po umalis ang Panginoong Jesus, nag-iwan po siya ng panibagong utos. Na? Sabi niya, love one another, pero ito po yung susi, na? That, sabi niya, a new command I give you that you love one another just as I have loved you. Grabe namang standard yan. Na? So ano daw, ano yung bago dyan? Hindi yung commandment per se, kundi yung degree ng pag-apply. Nakuha po natin. Na, hindi na to yung shallow, casual, na, yung galing sa nguso. No, hindi na po ito. No, ito ay pag-ibig na kung ano ang nakita, ano ang naramdaman, ano ang naranasan ng mga disipulo sa ating Panginoong Jesus. Yun din daw po ang hamon sa atin ng Panginoon. Nasabi niya, gusto ko magmahalan kayo gaya ng paano ko kayo minahal. So, gawin po natin practical. No? Pimans, paano ba magmahal gaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesus? Well, isa sa practical na pamamaraan ay intercessory prayer. Nakuha po natin, intercessory prayer. Ito yung sabihin ko po sa inyo, no? Hindi natin masasabing mahal natin ang isa't isa ng gaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus unless o until pinagpe-pray po natin sila. Yun po ang totoo. No? When I pray for you, it doesn't mean I love you. But I cannot say I love you if I don't pray for you.
Amen? Let that sink in for a while. When I pray for you, hindi automatic I love you. Pwedeng napilitan lang ako, pwedeng nautusan, pero I cannot say I love you unless or until I am praying for you. Kasi parang ganito po, no? Alam natin, Panginoong Jesus, Diyos, nagkatawang tao, namatay, after 3 days, nabuhay po muli. Tama? Ngayon, ano po ginagawa po niya? He's seated at the right hand of the Father praying for us. So pwede po, pagtanong po natin, Pimans, paano tayo minamahal ng Panginoong Jesus ngayon? At pwede pong sagutin na pinagpe-pray niya tayo ngayon. That is how Jesus is loving us at this very moment. He is praying for you. Amen? No? So yun po ang panghawakan po natin. No? Kaya nga, intercessory prayer, para sa akin, ito po yung personal ko pong definition. It is love with sacrifice but without the spotlight. Itong totoong pagmamahal. Hindi pakitang tao, kasi nga, ang totoong prayer ay close the door, walang makakita, do it in private, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Yan po ang puso ng panalangin, yan po ang puso ng pagmamahal. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin po muna saglit bago po tayo magpatuloy. Panginoon, ang sarap lang po isipin na habang kami po'y nananalangin, nauna na po kayo na pinapanalangin ninyo kami. Bagaba doon sa Bible verse na we love because you first loved us. So siguro hindi rin po maling sabihin, we pray because you first prayed for us. And Lord, nandun yung hope namin. We dare not trust in our prayers. Lord, kami pa. Kung aaminin namin, most of the time our prayers are selfish. Our prayers are self-centered. Ang prayers namin is a means towards an end to get what we want. Pero Lord, ang tiwala po namin ultimately ay sa panalangin ninyo sa amin. Kasi kung ano ang panalangin ninyo sa amin, ito ang laging mabuti. Ito ang laging kalugod-lugod sa inyo pong harapan. So Lord, gaya po ng serye po namin, teach us to pray. None of us still know how to pray. Teach us to pray, lalo na sa area ng intercessory prayer. And Lord, as we pray, teach us to pray, siguro masasabi na rin po namin, Lord, our prayers also teach us to love. We cannot say we truly love one another until or unless we have prayed for one another. So teach us these things, Lord, for your glory, for your honor, and for your purpose. And all these things we ask and we pray in Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng amen and amen. Sige po, pwede po tayong maupo, amen. Be seated. And tuloy po tayo sa serye po natin, Teach Us to Pray. Kama, sino po nga amin na kailangan po natin matutong mag-pray? Amen. Na? So ang prayer po, na, napaka-simple na any child can do it, pero napaka-hirap in a sense na kahit ganong katagal na po tayo sa Christian life, hindi pa po natin mamamaster po ito. Na? So ngayon, quick ano lang po, kasi nag-series break po tayo last Sunday. So quick review lang po, quick summary lang po na sa mga nakalimot or if you're joining us for the first time. Na? So dahil napaka-broad, in a sense, complex ng prayer, so we try to categorize it. Na? So ang sabi po natin, basically kung kakategorize natin ng prayer, para saan ba ang prayer? Na, para ano ba yan? No? Gawin natin practical. And basically, na, ang sagot po natin ganito, generally speaking, ang prayer, tatlo po ang purpose. Number one, intimacy. Number two, integrity. Number three, intercession. So, how do we define these things? No, ito yung definition po natin. Pag sinabing intimacy, ang isang role ng prayer na bakit po inordain ng Diyos ang panalangin ay para gusto kasi ng Diyos makasama natin siya. Nang ayaw po ng Diyos na makasama lang natin siya pag tayo nasa langit na. Amen po ba tayo dyan? Ha? Napakasayang naman ang buhay natin dito kung sa langit lang pala tayo makikita ng Panginoong Jesus. Kung sa langit lang pala natin mararanasan ang presensya niya. No, gusto ng Diyos araw-araw, minuminuto, no, habang may hininga, dito sa lupa ay may intimacy na tayo sa Kanya. Kaya inordain ng Diyos ang panalangin. At the same time, ang sabi po natin, ang panalangin is a tool, pakisabi po na malakas, tool. It's a tool of God na ginagamit po ng Diyos to transform us. No, kasi habang nagpre-pray po tayo, no, binabago tayo ng Panginoon. I don't mean that in a mystical way. No, I mean that in a practical way. Na kasi pa nagpre-pray tayo, tapos nakikita natin, ba't parang hindi tumutugon ng Diyos? Kung lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen, bakit ako nagpre-pray, walang tugon, walang sagot? Ba't hindi yes?
Ah, doon po, no? Nakita po natin, ah, malamang merong something sa prayer natin na hindi aligned sa kalooban ng Diyos. And doon, no? Nagbabago po tayo. So ang prayer po ay ano, hindi po binabago ang kalooban ng Diyos, kundi binabago ang kalooban natin, parang kalooban natin at ang kalooban ng Diyos ay maging aligned. Kung mapakasabi po na malakas, aligned. Amen, no? And then pangatlo nga po ay to love like Christ. No one can do this perfectly, pero ito po ang isa sa mga utos sa atin ng Panginoon na we love one another by praying for one another. Na? So, balikan lang po natin mabilis. Nag-start po ang serya natin March 17. This was barely a month ago. Na? So, ang ginawa po natin, hindi po siya sunod-sunod ayon sa tatlong kategori. Ang minabuti po natin, first part po natin, we talk about intimacy. Na? If you guys still remember that message, the dwelling place. Tapos yung two messages on integrity, March 24, March 31. Tapos last Sunday nga po, nag-series break po muna tayo. Na? Nag-stand-alone messages po tayo. Nag-preach si Pastora Miles na, nung morning. And then even in the afternoon, nag-series break din po tayo sa Pleasing God series natin. Nag-preach naman po si Pastora Gara. No? Tapos ngayon, mag-start tayo ng mini-series, no, sa Teach Us to Pray. No? Two-part series on intercession. Na? Ngayon yan and next Sunday. And then tatapusin po natin ang serye natin, God willing, April 28. So bookends po ang intimacy. Na? Nag-start tayo intimacy March 17. Matatapos tayo intimacy April 28. Na? So sa ngayon ay itong two parts po muna pag-uusapan natin. Na? So pag-uusapan po natin ay intercession. Na? So let me bring a passage to you, Romans 8:34. Na? Christ Jesus is the one who died. Gusto ko itong phrase na ito, na? More than that, who was raised. Wow, no? Si Jesus, hindi lang po namatay. Kasi kung siya'y namatay, hindi po nabuhay muli. Baliwala po ang ating pananampalataya. No? Kaya nga, ang cross po natin ay empty kasi it symbolizes the empty tomb. No? Mas maganda ng empty cross kaysa empty tomb. Can you imagine kung ang churches natin may ano ang tawag doon? Kabaong. Di ba? Baka wala na po pumunta. Ano yung church ba yan? Cementerio. No? So, kaya wag na po kayo mag-complain na bakit tayo ang symbol nating cross, na kaysa naman kabaong, saka mas mahal po ang kabaong, ano? So, empty na cross to symbolize na the tomb is empty, no? So, sabi niya, Christ who was is the one who died, but more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So, again, ang po sabi natin, pwede nating sabihin ganito. How does Jesus love us today? And one way to answer that is, Jesus is praying for you. Can you imagine that? Kung ano man ang pinagdadaanan natin po ngayon, pinagpe-pray po tayo ng Panginoong Jesus by name. Pinagpe-pray po tayo ng Panginoong Jesus na specific. No, kahit na mukhang magkakagera sa Israel, kung nabalitaan po ninyo, nagpasabog ng drone ang Iran, no, sa Israel this morning, I don't know if you heard that news. No? We pray for the peace of Jerusalem. No? We are commanded to pray that. Hindi ibig sabihin lagi tayong kampe sa lahat ng ginagawa ng Israel. No? But we are commanded to pray for the peace of Jerusalem, meaning the peace of Israel. No? So ano man ang nangyayari sa mundo, may gera man sa Middle East, may gera man sa Ukraine, pero ang Panginoong Jesus, pinagpe-pray po tayo personally. Amen. Aren't you glad pinagpe-pray ka ng Panginoong Jesus ngayon? Amen. And are you wondering, ano kayang pinagpe-pray ng Panginoon Jesus sa iyo ngayon? Amen. Ha? Na sana mag-focus ka sa service na ito. Amen. No? Na sana, siguro kaninang umaga, pinagpe-pray ng Panginoon Jesus na bumangon ka on time at umaten ka ngayon kasi alam ko kaninang umaga, pinag-iisipan mo, mag-online na lang. Amen. At mga iba nga po ay nagpatalo sa demonyo, kaya online. Hindi po lahat ng nanonood ng online na nagpatalo sa demonyo, ha? Mga kalahati lang po. Now, yung kalahati talaga may excuse. Na? Valid naman ang mga dahilan. Pero yung kalahati, nagpatalo na po. Na? Pero hindi bali, tuloy-tuloy po ang purpose ng Diyos para sa atin. Now, let's see Jesus Christ in action. So kasi siyempre, alam natin ngayon, sige, anong image natin kay Christ? Si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama, pinagpe-pray po tayo. Ha? Pero, siyempre, ang hirap din po imagine na, okay, nakaka-comfort kahit paano to know na Jesus is praying for me, na Jesus is praying for us,
Pero tignan din po natin to in action. Maganda rin po kasi makita po natin ano ang isang ehemplo ng panalangin ng Panginoong Jesus. And let me now take you to our main passage, Luke 22. Two verses lang po tayo. Pero guys, grabe po ito. Packed with dynamite. No, ang lalim po nitong dalawang passage na ito. At ang implikasyon nito, sobra-sobra pong laki. Ha? So ito po, no? Sabi ni Jesus kay Peter, and dito, no? Jesus reverts back to the old name of Peter, which is Simon. So sabi niya dalawang beses, no? Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you. Grabe po yan, ha? Amen? Kung si Jesus pinagpe-pray ka, si Satan pinagpe-pray ka rin. Hindi nga. Diba? Pakasabi nga sa katabi po ninyo, gusto ka ng demonyo. Grabe ang demonyo yan, diba? Sa pangit mong yan, gusto ka niya. Diba? Satan demanded. Bakit demanded? Babalikan natin mamaya yan, ha? That he might sift you like wheat. Okay? But, eto yun. Ito yung weapon ni Christ. Hindi niya ni-rebuke, hindi niya kinast out si Satan, hindi pa. Kasi hindi pa yan ang time ni Satan. Satan is still allowed to roam around, sadly. No? Pero lahat ng kilos ng demonyo, kailangan may pahintulot ng Panginoong Jesus. No? So, sabi ni Jesus, but Simon, I have prayed for you. That's intercession. Okay? Hindi pa na ako po ang Panginoong Jesus sa kanan ng Ama, pero pinagpe-pray na niya. Sabi niya, Simon, nakarating sa akin, sinabi sugo sa kanya ng Ama na Jesus, galing dito si Satan. Galing sa langit. At hinihingi niya si Peter. Okay? Hinihingi niya ang kaluluwa ni Peter. Maari nga, hinihingi niya yung kamatayan ni Peter dito. Guys, some of you might be thinking, Happy Months, ito ba yung dininay ni Peter si Christ 3 times? Hindi. Okay? Hindi. Yun, dininay ni Peter si Christ 3 times, yun lang ang inalaw ni Christ. Hindi yun ang hiningi ni Satan. Nakuha po natin? So later, alam natin, Peter will deny Jesus 3 times, right? Pero yun lang ang inalaw ni Christ. Hindi yun ang buong hiningi ni Satan. Kung ano hiningi ni Satan, we do not know. Pero alam po natin, it is far worse than kung anong inalaw ni Christ. Guys, come on, isip po muna tayo, ha? Kung anong pinagdadaanan ninyo ngayon, malamang hindi yan ang hinihingi ni Satan para sa'yo. Yung pinagdaanan mo ngayon, pinahintulutan lang yan ng Diyos. Pero yung plano ng demonyo, mas worse pa dyan. At totoo, I do not say that lightly. Na? Yung Peter, he denied Christ 3 times, yun lang ang inalaw ni Christ. Pero hindi yun ang, hiningi ni... Ano tingin mo si Satan? Mabilis siya maano na. God, yung si Peter, hingiin ko na mag-deny siya kay Christ 3 times, ha? Tingin mo ganun lang ang kasamaan ng demonyo? Hindi. Just as hindi natin ma-imagine ang kabutihan ng Diyos, hindi rin natin ma-imagine ang kademonyohan ng demonyo. You know what I'm saying? He is more wicked than you will ever realize or imagine. So ano itong hinihingi niya na he demanded to have you? Kung ano man yun, praise God, we will never know. Amen? Aren't you glad there are things we will never know? Come on. Amen? May mga bagay na kung nalaman mo lang kung ano pinano sa'yo ng demonyo, naku, baka doon pa lang ma-discourage ka na. Pero buti na lang, na even yung demand ng demonyo, kailangan may approval ng Panginoong Jesus. So sabi ni Jesus kay Satan, Satan, iaalaw ko na i-deny ako ni Peter 3 beses. Pero hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang. But I have prayed for you, Peter, na ano, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. I want to entitle this message, The Jesus Prayer. Na gusto ko sana siya entitled The Lord's Prayer, kaso may alam kasi tayong kilalang Lord's Prayer. Alam na siguro ninyo yun, di ba? Our Father who art in heaven. Ay, wala, di ba? For God so loved. Amen, di ba? So, kaya para ma-distinguish siya doon sa Lord's Prayer, tinitle na lang natin to na The Jesus Prayer. Na The Jesus
prayer. Sino po sa atin handa sa salita ng Diyos sa umagang ito? Come on. Come on kayo, parang di naman po excited. Come on, sino po excited sa salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. So, tatlong bagay. Pakasabi po ng malakas, tatlo. Ito, tatlong realidad ng Christian life. Ha? Three realities of the Christian life. Okay? Let's go. Number one, na bad news muna tayo. There will be an accusation. There will be an accusation. It's not a matter of if, it's a matter of when. Gaya ni Peter, si Satan, meron din po siyang prayer request sa Diyos patungkol sa iyo. Nakaka-sober isipin po, di ba? Of course, syempre, baka hindi na eksakto si Satan, pwedeng mga demons niya, but you get the point. No? Ang mga demons naman, they get their orders from Satan. So pwede rin sabihin na Satan has already demanded also to have you. Ha? Ngayon, ano yung hinihingi niya? That he might sift you like wheat. Hindi po ako farmer, ha? So, ito po ang process na pag-sift ng wheat. Na? Yung wheat ay, ano sa Tagalog? Tipa? Ipa? Yung tares ay trigo ba yun? Trigo? Parang ano ko, parang trigonometry, something. Basta mga ganun, ha? So, ang process po kasi ng process ng grain ay sineseparate yung wheat saka yung chaff. Ha? So dito, wala pang mga modern technology. No? At hindi ko rin alam ano yung mga modern technology. So nung panahon nila ay hinahagis po nila ito sa hangin. Tapos pagbagsak, may mga ano po siya. So ang, yung mga maliliit na mga ano, yung mga chaff, no? Hopefully matanggal para matira yung wheat. No? Tapos yun lang po ang pinaprocess. So, ito lang po ang pinaka-point natin, ha? Sa mga hindi farmer, mga hindi agricultural people gaya ko, no? Ito lang po ang simpleng ibig sabihin po niyan. Pag ang Diyos inalaw niya na dumaan ka sa krisis, no, ang purpose ng Diyos ay para ma-produce yung wheat. Amen? Na? Yung grain. Ha? Si Satan, kaya kanya tinetest, kaya kanya ginugulo para lumabas yung chaff sa'yo. Kasi simplihan natin, ganito lagi. When God allows a trial, He wants to bring out what is best in you. When Satan wants you to go through a trial, He wants to produce the worst in you. And ito, sabi ko na po sa inyo, unless pinagpe-pray tayo ng Panginoong Jesus, every single time we go through a trial, ang lalabas, yung pangit sa'yo. Amen? Pakasabi naman po na malakas, buti na lang. Buti na lang pinagpe-pray tayo ng Panginoon Jesus. Na? Buti na lang ang purpose ng Diyos, mabuti. Na? Kahit na yung mga pinagdadaan natin, hindi laging mabuti. Hindi laging maganda. Hindi lahat gusto natin. Na? Pero pag inalaw ng Diyos yan, tiwala tayo na ano, ang purpose ng Diyos is to produce the good. Bagamat ang purpose ng demonyo is to produce the chaff. But the purpose of the Lord is always to produce the wheat. Na para maging grain, para tayo ay maging fruit. May bunga. Amen? May bunga yung pinagdadaanan po natin. So, ito po ang ano. So basically, what is Jesus saying to ano, to Peter? Peter, hiningi ka sa akin ng demonyo na ilabas yung pangit sa iyo. Okay? Na mangyayari sa iyo yung pinaka worst case scenario. Again, kung ano 'yon? We actually do not know. And again, it's not the denial of Peter. Maling isipin na itong passage na to is talking about the denial of Peter. Again, hindi po yun. The denial of Peter is what Jesus allowed. But what Satan initially demanded is far worse than just the three denials of Peter. Guys, ito yung totoo. Ikaw, ako, hindi natin alam ano ang worst na kasalanan na capable po tayo. Come on. Amen? Di ba? Tingin mo, buti-buti natin? Hindi. Hindi po tayo mabuti. Tayo po ay masama. Meron nga ako inattend na conference, sabi ng isang speaker, gusto ko yung sinabi niya. Sabi niya, I am not awesome, but God loves me. And that is awesome. Amen? It's not me who is awesome. It is God who is awesome. And that is awesome. That God loves you in your unawesomeness. And that is awesome. Hindi ka mabuti, hindi ako mabuti. Ang totoo niyan, we are capable of far worse things than what you are doing right now. Pero buti na lang, binabantayan tayo ng Panginoong Jesus, lalo na sa panalangin, para ang lumabas sa atin yung maganda at hindi lumabas sa iyo yung pangit mo. Amen?
pakisabi sa katabi, huwag mo ilabas ang pangit mo. Too late na ba? Too late na? Amen? Ha? Pero hindi, pinagpe-pray naman tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Come on, amen. Amen? Grabe po ang demonyo, no? Ito po ang sabi sa Revelation, di ba? Sa ngayon po kasi may access pa ang demonyo sa langit. At hanggat may access ang demonyo sa langit, ano mo ang ginagawa ng demonyo sa langit? Tanungin ninyo ako, ano? Ayan, ito ang ginagawa niya. Hindi po siya nagsasightseeing. Pumupunta siya sa langit to personally accuse you to God. Bakit kailangan niya pumunta? Kasi si Satan hindi omniscient. Si Satan hindi omnipotent. Kaya hindi siya pwede yung... Di ba tayo nga? Di ba? Kung nagpa-pray tayo kahit hindi ka magsalita, naririnig ng Diyos. Si Satan hindi. Hindi niya nababasa ang mga thoughts natin, hindi. Kaya si Satan, personal pa niyang kailangan pumunta ng langit para personal ka niyang i-accuse before God. So ito, umakyat daw po si Satan ng langit. Sabi dito, I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come, for the accuser of the brethren has been thrown down. Ibig sabihin, darating yung time na hindi na, wala nang access ang demonyo sa langit. Ano ibig sabihin nun? Pag wala na siya access, ibig sabihin, tapos na ang ministry niya of accusation. Ah guys, baka hanapin ninyo sa spiritual gift yun, ha? Amen? Yung gift of accusation, wala po yan sa Kristiyano. Kung yung katabi ninyo may gift of accusation, nako, sa demonyo po yan. Amen? Ang Christian may gift of intercession, may gift of affirmation, may gift of encouragement. Pero yung mga accuse, alam mo, wag na po tayo mga accuse na isa't isa. Satan is already doing a good job at it. Wag na po nating dagdagan. Amen? Wag na po tayo mag-condemn ng isa't isa. Alam mo, magaling na si Satan dyan. Wag na po nating dagdagan. He doesn't need our help. Dapat kaya tayo mga Christian, dapat nagtutulungan. Amen? Dapat mahirap sabihin sa Tagal, panalanginan. Amen. Uy, palakpakan nyo naman ako, grabe. Tatlong araw ko pre-practice yun. Amen? Now we should be praying for one another. So kita natin, no? anong trabaho ng demonyo? He accuses them day and night before our God. Yan ang trabaho ng demonyo. Araw-gabi, ina-accuse niya tayo. Na? No wonder ang meaning ng pangalan na Satan. Kasi baka di nga talaga name to, no? Baka title po talaga to. Na? And this has something to do with what he does. Na? And he is an accuser. Satan literally means to accuse. Na? Ngayon, ito ang nakakatakot sa demonyo. Hindi nakakatakot sa demonyo yung itsura niya. Ang nakakatakot sa demonyo yung accusation niya. Alam niyo bakit? Kasi lahat, listen to this ha, magugulat kayo rito. Pakita niyo sa akin yung mga mukha niyo nagulat. Parang wala na pinagbago ha. Ang nakakagulat dito ganito, when Satan accuses us, it is based on the truth. Nakuha niyo? Hihintay ni Satan magkamali ka. At pag nagkamali ka, sino sa atin din nagkakamali? Amen? Kung nagkamali ka, he will accuse you before God. Ano yung sasabihin niya? Yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang anak ng Diyos? Yan ba ang pastor? Yan ba ang leader? Kahapon lang ah. Diba nangako siya sa'yo? Diba sabi niya, hindi niya ulitin? O kita mo, maya-maya lang, 2 hours lang. Ayan na naman siya. Kita mo, linggong-linggo? Kita mo, bago mag-church, inaway niya yung asawa niya? Amen? Okay, iba sa atin i-accuse pagkatapos ng church. O kita mo, kakatapos na ng sermon ni pastor? Di ba? Ilang lakad lang, wala pa sa Uncle John's, nagkasala na agad. Hindi man lang hinintay bumunta ng Uncle John's bago magkasala. So lahat na accusation ni Satan is based on truth, based sa ginawa po natin, actual na ginawa natin. For example, tingnan nyo, balikan po natin to. Di ba? Sabi ni Jesus kay Peter, sabi ni Jesus kay Peter, Simon, Simon, Satan has demanded to sift you as wheat. Tapos ang counter ni Peter, sabi niya, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. Si Jesus mismo nag-affirm na tama yung accusation ni Satan. Bakit? Sabi ni Jesus, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you have denied me 3 times. Talaga bang dinenay ni Peter si Christ 3 times? O di totoo? Tama? Nakuha po natin? Kung ano ina-accuse sa atin ni Satan ay totoo.
Based ito sa ginawa po natin. Nakuha? Eh bakit tawag natin kay Satan liar kung accusation niya ay totoo? Oh, hold on to this, ha? Oh, listen to this. Guys, mahalaga po ito. Theology po ito. Ha? Ang akusasyon ng demonyo, totoo. Hindi kasinungalingan. Base ito sa nagawa nating kasalanan. Nasigawan mo si misis, namura mo si anak, nag-cheat ka, nag-lie ka, nagsinungaling ka. So yan, ina-accuse tayo ng demonyo sa harap ng Diyos. Nasasabihin ng demonyo, oh, God, kita mo yan. Yan si Jeff, di ba anak mo yan? Kita mo, nag-gamble. O kita mo yan si Shen, pastora pa yan ha? Pero kita mo, nagsinungaling. Isa-isa. Diyan, ang dami kasalanan nito. Too many to mention, wag na, hindi matatapos ang sermon. Nakukuha po natin, pero bakit siya liar? Kung ang sinasabi naman niya, totoo. Kasi ang purpose ng demonyo ay ano, is based on a lie. Na yes, no? He will accuse you before God with what we have done, i.e., truth, pero ang goal talaga niya, bakit siya nang-accuse? Is to make God or to try to cause God to stop loving you. At dyan siya nagkakamali. Because God will never stop loving you. Is that an amen? Amen. Pero ang lie dun ay ano? When he comes back with the accusation to you, so inaccuse ka niya kay God. Lord, ang si Gino, ginawa to. Oh, sabi ni God, oh, totoo. Oh, kita mo, totoo. Eh, pero namatay ako para sa kanya. Ang ginawa niya kasalanan, bayad na ng dugo ng aking anak. Pero Satan will come back to Gino and say, Gino, yung nagawa mo, kita mo, yan ba ang Christian? Yung ginawa mo kay Wea, yan ba ang mabuting asawa? And so, yun yung lie. Satan will not come back to you at sasabihin sa'yo na, alam mo, Jeff, inaccuse kita kanina kay God eh. Pero alam mo, sabi ni God, kahit na ginawa mo yung kasalanan na yon, mahal ka pa rin niya, kainis. Hindi ganun si Satan. Ang gagawin ni Satan ay ano, he accuses you before God, God will rebuke him, pero pagbalik niya sa'yo, Jeff, ano sabi niya? Galing ako kay God. Nireport ko yung ginawa mo. Nireport ko yung kalokohan mo. Oh, ano sabi ni God? Kadiri ka. Ano sabi ni God? How dare you call yourself a Christian? But church ka pa. Yun yung lie. Ang lie, hindi yung ano yung akusasyon niya sa'yo. Ang lie ay ano? He will lie to you sa reaction ng Diyos. Na he will try to make you believe God no longer loves you. He will try to make you believe na ano, God no longer accepts you. He will try to make you believe you are no longer a worthy, quote-unquote, worthy, made worthy, child of God. O maging honest tayo, ha? Alam mo, ang honesty po kasi nakakatalo po sa kasinungalingan eh. Okay, maging honest lang po at see if you understand my question. Sino sa atin, one time or another, nadali na ng kasinungalingan ng demonyo? Oh, totoo din ha? See? One time or another, na-condemn na rin natin ang sarili natin. One time or another, nalamon na rin tayo ng guilt and shame. Bakit? Hindi dahil sa hindi totoo yung ginawa nating mali. Kundi ano, there came a point na naniwala tayo, I don't know how long or how short, baliktad, how long or how short, na hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi na ako karapat-dapat. Hindi na ako magpipreach. Hindi na ako magpapastor. Amen. Yun yung lie. Yun yung lie. Nagigets? Satan accuses you with the truth. Yung truth ng ginawa mo. Pero liar pa rin siya. Bakit? Kasi pag-report niya kay God, di sabi ni God, eh ano? Di ba? Oh, mali yung ginawa niya. Ididiscipline ko siya. Kasi dinidiscipline ng Diyos ang mga anak niyang nagkakamali. Yes? Pero yung discipline na yan ay ayon sa kanyang pag-ibig. Amen? Pag dinisipline tayo ng Diyos, pag pinalo tayo ng Diyos, hindi ibig sabihin, dahil galit sa atin ng Diyos, kundi ano, kinokorrect tayo ng Diyos. Tama? Pero ang demonyo, pagbalik sa'yo, sabi niya, he will give a false report on the reaction of God. Pero kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin, hindi totoo to. Dahil lahat ng aking kasalanan ay bayad na ng dugo ni Kristo.
Amen? And we are forever accepted in the Beloved. Pero guys, of course, hindi ito excuse para gumawa ng kasalanan. Yes? Kasi sa totoo lang, pag hindi ka nakokonsensya, hindi ka nakokonvict, i-check mo kung Christian ka ba talaga. Kasi hindi ka papatahimikin ng Holy Spirit. Guys, kung may Holy Spirit ka, di ba, kanta nga ni Gary Vee, natutulog ba ang Diyos? Papatahimikin ka ba ng Holy Spirit na namubuhay ka sa kasalanan? Pag namubuhay ka sa kasalanan, hindi ka nakokonvict, diyan ka pinakamatakot. Bakit? Baka wala kang Holy Spirit. Are you with me? Hindi condemnation yan, ha? Conviction po yan. Amen? Pag nako-convict ka ng kasalanan, pasalamat ka. Bakit? Conviction means you are a child of God. Pero kung wala kang conviction na mumuhay ka sa kasalanan, matakot ka na. Anong sabihin nun? Malamang hindi ka pa Christian. Amen? Pero Christian ka o hindi, one thing is true of all of us. Ano yun? God has never stopped loving you. Amen. Pag Christian ka, ba't ka nagpapatuloy? Because God has never stopped loving you. Pag hindi ka pa Christian, bakit may hope na maging Christian ka? Kasi God has never stopped loving you. Is that an amen? Amen. Come on, i-ano naman natin katabi natin pa kung sabi, God still loves you, bebe. Amen, di ba? Pero grabe ang demonyo, no? Biro mo, ika-character assassination ka ng demonyo before God. Eh yung sa atin, di nga character assassination eh. Kasi totoo eh. Pero ika-character assassination ni Satan, si God sa'yo, nasaan sabi niya? Hindi ka na mahal ng Diyos. Napupuno lang Diyos sa'yo. Di ba? Naubos ang pasensya ng Diyos. Naubos na ang forgiveness ng Diyos. Alam mo yung blood ni Jesus, naubos na sa'yo. Naubos ang dugo ni Kristo dahil sa'yo. Grabe ka talaga. Out of stock dahil sa'yo. Amen? Ah, yan ang hindi po totoo. Pero guys, nakaka-sober isipin, no? Kaya bakit tayo magpapakabanal? Yeah, though alam mo forgiven ka, pero guys, yung sobering lang na picture na every time we sin, umaakyat ang demonyo sa langit, ina-accuse ka niya before God. Yun man lang. Though alam mo, di, papatawarin naman ako ng Diyos eh. Yeah, totoo. Pero kung mahal mo ang Diyos, you don't want to bring that kind of shame to God. You get what I'm saying? Di ba? Ang puso, di ba, last week, Pastor Miles talked about the father heart of God. Ngayon, pag-usapan ko naman yung the child heart of a Christian. Kung ikaw ay anak, di ba gusto mo kahit paano? Hindi ka naman man pleaser, ha? Hindi ka people pleaser. Pero normal lang sa anak na gusto mo maging proud sa'yo ang magulang mo. Yes? Di ba? Di ba tayo gusto naman natin maging proud lang sa atin si Lord? Yung marinig mo lang na, this is my son, this is my daughter, whom I love, in whom I am well pleased. Yung marinig mo man lang na, wow, hindi ako perpekto, pero kahit na paano, nalulugod ang Diyos sa buhay ko. Yun na yun. At pag namatay ka, diba, humarap ka sa Panginoong Jesus, marinig mo, well done, good and faithful servant. Amen. No? Amen? Diba, siyempre, dapat tayo masaya na nababreak natin ang puso ng Diyos. Sana ang issue natin, hindi yung save pa ba ako, hindi. Save ka pa rin kung talagang Christian ka. Pero kung talagang Christian ka, ang puso mo ay ano, to honor God, to please God. Na ayaw mo na umaakyat si Satan dahil sa'yo. Yes? Hindi to self-righteousness, ha? Amen? Puso ito ng isang anak. Puso ito ng isang tunay na Kristiyano. Na lahat ng gusto mo, Lord, isa lang gusto ko po, ma-honor ka. Ma-please po namin kayo. Amen? Diba? Diba sabi sa Bible, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, looking to strengthen those whose heart is committed towards Him. Yung gusto natin, habang naghahanap ang Diyos, huminto man lang siya sa'yo kasi nakahanap siya ng isang tao na tapat sa Kanya. Hindi perpekto, pero tapat sa Kanya. Do you want to be that person? Yes. Amen. Pero guys, nakaka-sober isipin, no? Every time, ulitin ko to ha, not to condemn, but to make us sober. Every time we sin, Satan accuses us before God. And what he tells God is the truth about us. But what Satan lies is the truth about God. Now he will tell us na ano, God no longer loves us. That the cross has run out of forgiveness. Yun ang kasinungalingan. Kaya babalik at babalik tayo sa Diyos eh.
Di ba? Yung sinasabi po natin, no, ano ang danger na namumuhay ka sa kasalanan? Hindi yung baka maubos ang pasensya ng Diyos sa iyo. Kundi ikaw, hindi ka na maniwala na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Come on, amen. Di ba? God will never stop loving us. But one day, you might stop believing that God still loves you. Kasi ang kasalanan, hinaharden niya yung puso po natin. Yan ang nagagawa ng kasalanan. Na? So, ano ang hiningi ni Satan kay Peter na kinabot isipin? Pero buti na lang, we will never know. Is it possible? Hiningi ni Satan na patayin na niya si Peter? Is it possible? For me, yeah. I will never put anything past Satan. Demonyo siya eh. Tama? Buti na lang, in the end, hindi siya ang nagdedesisyon. Kailangan pa rin niya magpaalam. At ang Diyos, in His sovereignty, sabi niya, hindi, may purpose pa ako kay Peter. Satan, iaalaw ko na, sige, itempt mo siya. Sige, magdedenya siya ng 3 beses, pero hanggang doon lang. Iaalaw po nga na bumalik siya mang isda eh. Pero babalik din yan. Kasi in the end, it's not Satan's purpose that will prevail. It is God's purpose for us that will prevail. Guys, gusto nyo mag-sober? What if one time nag-sin ka? Hiningi ng Diyos, patayin ka na niya. Hiningi ng demonyo, patayin ka na niya. The wages of sin is? The wages of sin is? Huwag tayo, Misa kasi sanay tayo mag-share ng one verse. Napaka-casual natin. Huwag nagsishare tayo, the wages of sin is death. Pero sige nga, isang kasalanan worthy of death. Pwedeng nung nagkasala po tayo, hiningi na ni Satan, patayin ka na niya. Kunin ka na niya. Tapusin na niya ang buhay mo. Ba't po tayo nandito pa? Kasi pinagpe-pray tayo ni Jesus. At dahil may purpose ka pa. Come on. Soberly, sabi natin sa katabi na, huwag mo sayangin purpose mo, bebe. Amen. Totoo, di ba? Kasi isang kasalanan, pwede ka nang kunin ng demonyo. Pwede ka nang hingiin ng demonyo. Pero sabi ng Diyos, hindi. May maganda akong plano sa taong yan. Kaya hanggang dito ka lang, may iaalaw ako. Ha? Pag inalaw ng Diyos, guys, hindi ibig sabihin na violate yung free will nyo, ha? Kasi free will naman talaga ni Peter mag-deny kay Christ, eh. So, di po pinag-uusapan dito na wala pong hocus-pocus na nangyari po rito. Pero syempre, sovereign ng Diyos, pwede niya putulin hanggang saan yung iaalaw niyang kasalanan mo. Tama? Kunwari, talagang buo na ang loob mo, magnakaw ng bangko. Buti na lang, nung naisip mo yon, Linggo. Amen. Yung ATM bukas, no? Pero yung buti na lang. Tapos yung Monday na, himasmasan ka, naisip mo, hindi. Mali. Di ba? Mangutang na lang ako. Kasalanan pa rin, lalo na di ka naman magbabayad. Pero lesser sin ng kaysa magnanakaw. Ano yung ganon? Sovereignty na ng Lord yun. O kaya, sovereignty ng Diyos. Na nangutang ka, buti na lang yung pinag-utangan mo, walang pera. Amen. Di ba? O yan, di tuloy na tuloy. No? Tapos nag-provide naman pala si Lord, hindi ka pa nabaon sa utang. O, come on, amen. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Amen. Mabuti ang Diyos, ha? Guys, ano makikita natin dito? Walang bida rito. Hindi ako bida, hindi ka bida, hindi bida si Peter. At lalong di bida ang demonyo. Isa lang po ang bida, Panginoong Jesus. Amen. Hindi ka mabuti, hindi ako mabuti. Ang totoo, busy si Satan dahil sa atin. Dahil araw-araw nagkakasala tayo. Yun ang masakit na katotohanan. Pero huwag natin brush off yung sin. Every sin brings an accusation. Buti na lang mabuti ang Diyos, na? And nire-rebuke na si Satan. And of course, ang laging ng ama sa demonyo ay yung ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Amen? Pero yung nga, ang takot po natin ay even to genuine Christians, baka mamaya you will stop believing that God loves you. Baka mamaya you will stop believing that you are still within the redemptive plan and purpose of God. Di ba? Kasi minsan baka pag na-harden na yung heart natin, mahal ka pa rin ng Diyos, papatawaran ka pa rin ng Diyos, pero ikaw na mismo, you believe the lie na hindi na ako papatawaran ng Diyos dito. Hanggang ayaw mo na magsisi. Yun ang nakakatakot. Amen, ha?
Kaya napakahalaga po talaga mamuhay ng may kabanalan sa harapan po ng Diyos. Ha? Hindi dahil, again, hindi dahil nagpapaka-self-righteous tayo. Ha? No, there is none righteous, no, not one. Even when we are Christians, we still sin. Pero I hope na mas lamang, sabihin na natin ganun, mas lamang ang kabanalan, ang katuwiran, no, kesa sa kasalanan sa buhay po natin. Amen? Para yung kung occasionally nagsisin man tayo, at least yung conscience natin na nanatiling malinis sa harapan ng Panginoon. And hindi pa rin nakakalos yung heart natin na kaya pa rin natin paniwalaan na kaya pa rin tayong patawarin ng Diyos. Kaya pa rin natin bumalik sa Diyos at kaya pa rin natin maglingkod sa Lord. Amen. Kasi baka may iba po sa inyo, alam mo, niloko na kayo ng demonyo, ninako na ng demonyo yung oras niyo pati yung gift niyo. Bakit? Baka some of you, nandito kayo, pero tingin niyo, hindi na kayo karapat-dapat maglingkod kay Lord dahil sa mga nagawa po ninyo. Even that is a lie. Kung kaya ka patawarin ng Diyos, ibig sabihin, kaya ka rin gamitin ng Diyos. Tama? Yeah, minsan, may mga kasalanan na kailangan may proseso. Like kami mga pastor, kasi siyempre mataas ang tiwala ng tao, supposedly sa pastor, pag nagkasala ang pastor, nasira yung tiwala, kaya kailangan may proseso. Hindi ibig sabihin, hindi na siya makakabalik sa ministry, pero may proseso. Pero I hope and pray, willing tayo dumaan sa proseso. Amen? Na? Kasi naniniwala tayo, kaya pa tayong gamitin ng Diyos eh. Hindi pa tapos ang buhay natin eh. Kasi bakit? Eh kasi buhay pa ako eh. Pwede na ako hingiin ng demonyo eh. Pwede na ako i-demand ng demonyo to sift me like wheat eh. But, like Peter, praise the Lord na, Jesus has prayed for us. And ngayon ang prayer ni Jesus kay Peter, kapareho sa prayer natin, sa atin, na ano, and when you have returned, okay, also bring back your brothers. Amen? Ha? Kaya guys, pag bumalik ka, huwag ka bumalik mag-isa. Ha? Magsama tayo ng mga iba na nadadapa rin po katulad po natin. Balik din po natin sila sa paanan ng krus. Yes? Amen. Ha? Ito ang good news. Nung umpisa tayo, bad news kasi ng totoo, ito ang good news. No? Buti na lang. Buti na lang. There is an intercession. Guys, ano ang weapon ng Panginoong Jesus? Ito po, no? But I have prayed for you. Yun. No? But I have prayed for you. No? Ito ang ginagawa ng Panginoong Jesus ngayon sa langit. Huwag po natin mamalitin yung intercessory ministry ng Panginoon na ngayon, ano po siya sa langit? He serves as our high priest. Kasi hanggang ngayon, no, habang may access pang demonyo sa langit, ibig sabihin, araw-araw, hindi nga lang araw-araw, araw-gabi, di ba sabi sa Revelation, day and night, he accuses the saints. No? So tayo yun. So dahil nag-accuse siya, si Jesus, araw-gabi, nandun din to intercede for us. Kasi hindi matapos-tapos ang kasalanan natin, so hindi matapos-tapos ang intercession ng Panginoong Jesus sa atin. Ha? Parang si Satan, siya ang prosecutor, tama ba? Siya ang prosecutor, lagi siyang may kaso sa atin, si Jesus ang ating defense attorney. Tama? At ang laging kaso natin, isa lang lagi ang sagot ni Jesus, binayaran ko na yan. Yun lagi ang sagot ni Jesus. Hindi ang sagot ni Jesus, hindi yung, hindi, inosente yung anak ko. Hindi, walang Kristiyano inosente. Kaya lang tayo forgiven kasi bayad na ni Jesus. Amen? No Christian is innocent. But all Christians are forgiven. Kaya tayo nandito because we are forgiven. Hindi tayo nakatayo dito dahil inosente tayo. Kaya tayo nakatayo dito kasi pinatawad po tayo. You see the difference? Ba't ka nandito? Ba't ka nagwo-worship? Bakit tinatanggap ng Diyos ang worship mo? Hindi dahil banal ka, kundi ano, pinatawad ka. Amen? Anong oras na pumasok din sa mind natin? Ayun, I'm worthy. Patay ka ngayon. Baka mas worse ka pa sa demonyo. Amen? Mamaya sabi ng demonyo, uy, at last, nakahanap na ako ng mas demonyo kaysa sa akin. Yung naniniwalang siya yung righteous, siya yung karapat-dapat. Na? Never ever think na karapat-dapat tayo. Kaya tayo nakatayo lang only by the grace of God because we are forgiven. We serve because we are forgiven. We don't serve because we are righteous. We serve because we are forgiven. And we're standing on the intercession of Christ and the finished work of Christ on the cross. No, sabi dito, since we have a great high priest who has passed through the heavens, na Jesus, the Son of God. So ano daw? Ito daw pong response natin. O, ano ngayon? Na si Christ, high priest natin. Sabi niya, let us hold fast
our confession, manatili. And then, sabi niya, and because we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, na? But one who has in every respect been tempted as we are, yet without sin. Alam natin, temptation is not the same as sin. So, ang Panginoon Jesus, naintindihan niya lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ha? Sexual man, financial, emotional, lahat. No? Ang pinagkaiba lang natin sa Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus walang kasalanan. So, ito ang conclusion ng writer ng Hebrews. Kung naniniwala ka, pinagpe-pray ka ni Jesus, then ano daw po? Dapat maging intercessor din tayo. See? Intercession breeds intercession. Tama ba? Di ba sabi nila, hurt people, di ba? So forgiven people, forgive people. So people who are prayed for, pray for other people. Sadly, hindi laging totoo. Pero sana maging totoo sa atin, itong verse 16, kung talagang nag-sink in sa atin na, oh, pinagpipray ako ng Panginoon Jesus. So ano ngayon? Ikaw din, maging priest ka. Hindi ka high priest, pero maging priest ka rin on behalf of other people. So, kaya sabi niya, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen? So kung alam mo, pinagpe-pray ka ni Jesus, dapat prayerful ka. Na? Kung gaano nasuki ang demonyo sa trono ng Diyos, dapat mas suki ka. Dapat, pag-akyat ni Satan sa langit para mag-accuse sa mga saints, dapat, pag-akyat niya, nakikita ka niya, ha, ikaw na naman? Amen? Come on, amen? Sino sa atin dito, walang magtataas na kamay, ha? Yabang. Sino sa atin dito suki sa trono ng Diyos? Sa trono ng biyaya ng Diyos? Nakakaloko, no? Nakakalungkot. Libre ang manalangin, pero ayaw natin mag-pray. Na? Pinagpe-pray tayo pero ayaw natin mag-pray para sa iba. No? Nawa, challenge ito sa atin. No? Na, Lord, just as you are our great high priest, Lord, lubin naman po ninyo na magkaroon ako ng small, small, small part in loving other people as you love them by praying for them. Amen? Diba, lagi natin sabi, spell love. Tapos ang laging ano natin is T-I-M-E. Di ba? Kasi love is a four-letter word. Palitan na natin ngayon yun. Paso na yan. Pasay na. Let me introduce something new to you. Spell love. Love is a four-letter word. P-R-A-Y. When you pray, doesn't mean you love. But you can never say you love someone until you have prayed for them. Sino sa inyo magsasabing mahal ninyo si Tatay Mans niyo? Pag hindi ninyo ako pinagpe-pray, hindi ninyo ako totoong mahal. Maari, thoughtful kayo. Hindi ko inaalis sa inyo yun. Maari, honoring kayo. Nagmamano kayo sa akin and you're kind to me. Pero if you really love me, you would pray for me. Because love is spelled P-R-A-Y. Ngayon, tayo rin. Tanong din natin sa sarili natin. Look around. How many people in this room right now have you truly loved? By our new definition of love. Hindi lang time. Kundi pray. How many people have we prayed for? Nakasober na? Nakasober isipin. Na? You can never truly say you have loved someone until you have truly prayed for them. Hindi man siguro lagi araw-araw, maging honest din tayo. Ako, I pray for my primaries once a week. Kung may mga special concern, syempre, every day. Pero kung walang special concern, I'll be honest, once a week. But at least in good conscience, masabi ko man lang na Lord, itong mga leaders ko ay dinudulog ko po sa inyong trono at least isang beses isang linggo by name, specific. Hindi lang po, Lord, bless our eagles. Amen. No? By name. May time. Specific. Na? Kung mga may ka, kung mga mag-asawa, pray for your marriage. Sa mga may anak, I pray for your children. Pray for your family. Yung alam ko pinagdadaanan ninyo, I pray for them specifically. Yun man lang. Yun man lang para masabi po natin na mahal natin ang isang tao. Kasi hindi po lahat ng tao may pera. Yes? Hindi naman po lahat tayo yung gifted. Yan naman yun.
Na? May iba sa atin, magaling sumulat ng note, magaling. Pero anyone can pray in a sense. Ah, hindi siguro lahat eloquent, pero hindi naman kasi nang buti na lang. Hindi naman yun ang hinahanap ng Diyos, di ba? Hindi naman yung eloquence eh. Di ba? Kundi yung desire ng puso natin na, Lord, I want to love this person as you have loved them. And one way to show that love for that person is by praying for them. Oh, amen? Ha? Kamakama, amen? Okay, oh guys, ano ang mahalagang ipag-pray sa isang tao? Itong past week, ang daming mga health challenges. Na? May sakit si ganito, na-hospital si ganito, sakit si ganito, may sakit si ganyan. Na-hospital si ganito, sinugod sa hospital si ganyan. Kaya siguro some of you might say, Pimans, ang number one pag-pray natin, health. Because health is wealth. At hindi mali yun. Hindi mali yun. Siguro some of you might say, Pimans, pera. Kama-kama. Sino magpapakatotoo? Kailangan ng pera. Amen. Ha? Salamat sa mga honest. Na? Yung 2 PM crowd, hindi nila kailangan ng pera, mayayaman mga yun eh. Pero dito sa 10 AM, at least tayo, ito yung honest na crowd. Eh. Amen. Kung sino sa atin kailangan ng pera? Amen. Amen. Kahit na Bitcoin? Amen. Kahit na crypto? Ha? Some of us may say, P-months, pera. Kasi ang punot dulo ng away namin ni Mister, pera. Ang punot dulo ng away namin sa pamilya, pera. Ang punot dulo ng stress ko, pera. Pero hindi pera. Hindi kalusugan ang number one, hindi pera ang number one. Ah, alam ko na mga iba, jowa. Amen. Kasi it's not good for man to be alone. Pero hindi rin. Dekin na mo, ang Panginoong Jesus. Tinuruan din ako ng Lord dito eh. Sabi ko, Lord, this past week, grabe ah. Di pa po ako nagpe-preach, practice na muna. Dami po nating pinag-pray this past week. Sa totoo lang, dami. No? Pero dahil ito po ang message po natin, parang tinuruan na rin tayo ng Lord. Nasabi sa akin ng Lord, anak, alam mo naman anong pre-preach mo sa linggo, di ba? You can do no better than Jesus. Jesus is our ultimate tutor pagdating sa prayer, yes? Kaya ano mo, pinag-pray ko sa inyo, pananampalataya niyo. Nang huwag kayo bumitaw. Amen? No, kahit anong pinagdadaanan niyo, gumaling o hindi, hindi kayo bibitaw. Pinag-pray ko yung provision ninyo, pero ang prayer ko sa inyo, may pera o wala, hindi kayo bibitaw. Sa mga single, maniwala kayo hindi, pinagpe-pray ko magka-jowa na kayo. Ay, totoo! Amen! Mga iba yata naniniwala. Sige, di ba? Di ko na ulit kayo pagpe-pray. Hindi, pero ang prayer ko sa inyo, magka-boyfriend o hindi, na hindi kayo bibitaw. Mga may asawa, pinagpe-pray ko yung marriage ninyo. Pero may problema o wala, ang prayer ko, huwag kayong bumitaw. Pakisabi naman po sa katabi po natin, huwag kang bumitaw, bebe. Amen? Kasi guys, pwedeng maayos ang marriage, pero bibitaw ka pa rin. Pwede nag-provide si Lord miraculously, pero bibitaw ka pa rin. Pwedeng hinil ka ng Lord, pero bibitaw ka pa rin. In the end, ang mahalaga pa ng ipag-pray sa isa't isa, pananampalataya. That your faith will not fail. Kasi ito yung pundasyon ng lahat eh. Amen? Guys, pag binigay sa inyo ni Lord yung pera, you will still have faith? Kasi baka iba sa atin, kaya hindi pa binibigay ni Lord yung hinihingi natin, kasi baliktad. Pag binigay ni Lord yung hinihingi mo, diyan ka mawawalan ng pananampalataya. Pwede ba yon? Yes, kasi may mga tao, may pananampalataya lang pag wala. Di totoo. Di ba? Yung ibang tao, may pananampalataya lang pag wala. Mga iba naman, mawawala ang pananampalataya pag wala, at pag meron. Kaya ang mahalaga, yung faith eh. Kaya dito mo, hindi man lang, nakakaloko po itong isipin ha, Jesus Christ the great intercessor, Jesus Christ the great high priest, He knows what to pray for sa atin, tama? Hindi man lang niya pinag-pray at this time ha, si Peter, ng protection. Hindi niya sinabi, Peter, I pray that my Father will protect you, that you will not be tempted, or when you are tempted, you will not deny me. Hindi! Sabi ni Christ, Peter,
Kung anong mangyayari sa'yo, I want you to know, inalaw ko yan. Inalaw ko yan. Pero, huwag kang mag-alala. Bakit? Isa, pinag-pray ko sa'yo. Isa lang. Hindi yung hindi ka magkasala. Inalaw ko nga na magkasala ka eh. Isa lang pinag-pray ko sa'yo. Pananampalataya mo. Kaya guys, alam mo sa totoo, hindi coincidence na ang series natin sa umaga, prayer, ang series natin sa hapon, faith. Hindi po ito plinano, pero alam natin, in the sovereign wisdom of God, no? Ito nilagay ng Lord sa puso ko. Hindi kasi the way we do things is, ako po ang nag-iisip ng series ng umaga, and then yung preaching team po natin, nag-iisip ng series sa hapon. No? So, naisip ng preaching team, faith. Ako, naisip ko, sa umaga, prayer. Ayan, nagkita, oh, si prayer tsaka si faith. Kasi totoong hindi mo pwedeng ihiwalay ang prayer sa faith. At hindi mo pwedeng ihiwalay ang faith sa prayer. Amen? Kambal siya eh. They're not the same, pero one cannot exist without the other. Na napakalaga pa talaga. No wonder, sabi sa Hebrews, ano, without faith, it is impossible to please God. Kaya pala, di ba? Kasi pwede bigyan ni God yung hinihingi mo. Tapos, ironically, kung kailan binigay yung hinihingi mo, doon ka pa nawala ng pananampalataya. Pero minsan, alam ng Diyos, eh, no? Pag bumagsak ka, pero nandiyan pa yung pananampalataya, babangon ka, babalik ka. Amen? Guys, kung tanongin ko kayo, 1 to 5, 5 ang highest, kumusta ang faith nyo ngayon? Kumusta faith nyo ngayon? Kasi pwede sabihin, P-months ito, sugatan, ito, duguan. Hindi ko tinatanong yung kalagayan mo. Tinatanong ko yung pananampalataya mo. Gets? Kasi guys, pwedeng alam mo, bugbog sarado ka sa labas, pero yung faith mo, 1 to 5, 5. Kasi grabe ka kumapit kay Lord eh. O yung mga iba sa inyo, baliktad. Alam mo, right now, ang buhay niyo, smooth sailing. Wala ka problema. Baka nga, kakapromote mo lang eh. Baka nga, ang ganda naman nangyayari sa'yo. Baka nagkaroon ka ng bahay, kotse. We praise God, ha? Don't get me wrong. Pero tanong kita, kapatid, kumusta faith mo, 1 to 5? Baka faith mo ngayon, 1. Pwede ba yon? Na ang ganda na nangyayari sa'yo on the outside, but yung faith mo, 0. Pero, pwede na, sa labas, ang daming pagsubok, sudod-sudod pa nga eh, sabay-sabay pa nga eh. Pero pag tinanong ka, how's your faith? Eto, kumakapit sa Panginoon. Kaya nga pag bumibisita tayo sa hospital, eto na lang sinasabi ko, anak, kapit lang kay Lord ah. Kasi yung kapit na yun, faith yun eh. Yung hindi mo na alam, yung ano gagawin mo, pero Lord, kapit lang ako sa'yo. Habang kumakapit ka kay Lord, oh, kumusta faith mo? Eto, 5. Kasi matindi ang kapit eh. Oh, tanong ko kayo ngayon, kumusta kapit nyo? Tingnan nga ninyo yung kamay ng katabi ninyo, kumusta kapit? Amen. Come on, kumakapit ka pa ba? Come on, kumakapit ka pa ba? Yes? Amen. Guys, yun ang mahalaga kay Lord. Ha? Tayo kasi, kung ako, kaya nga, diba, meron tayong, guys, meron din ako, ano ha, shinare sa Eagles. Naku, i-accountable ko yung mga Eagles, ha? May sinera ko sa Eagles ng lesson sa Holy Spirit. Dapat binaba po sa inyo yan, ha? Amen? Pag yan, di bumaba sa inyo. De, ang unang message ko, Holy Spirit and Prayer. Dapat bumaba po sa inyo yan, ha? Doon sa tinuro po natin, ang sabi ko nga po, lahat kaya mag-pray, pero hindi lahat marunong mag-pray. Iba kasi yung kaya, pero iba yung tama. You know what I'm saying? Diba? Kunwari, I can dribble a ball, but that doesn't mean marunong ako mag-basketball. I can dribble a ball. Pero wala namang points sa pag-dribble eh. Tama? So anyone can pray, pero hindi lahat marunong mag-pray eh. Guys, kung ako yan ha, maging honest ako. Pag hindi ko nakita yan, kung hindi ito passage natin, alam mo pagpe-pray ko sa mga may sakit, healing agad. Siyempre, may sakit eh. Duh! Lahat ng mga, P-months, medyo kulang kami, kapos. Anong prepare ko sa'yo? Kapos, edi siyempre, pera. Tama. Oh, pag malungkot, anong prayer agad? Jowa. Hindi ka nag-gets? Kahit na pastor na ako, ganun naman din ako eh. Kasi siyempre, isip ko, practical eh. Oh,
Sis, ano prayer request mo? Siyempre kung ano sinabi mo, yun ang pagpe-pray ko. Ano mo, nagkakalabuan kami ngayon sa marriage namin. Ano ang pagpe-pray ko? Maghiwalay na ka. Hindi, tumibay ang marriage niyo, tama? Siyempre! Pero, reactionary prayers are not always prayers that is aligned to the will of God. Eh, tignan mo dito, hindi pinag-pray ni Christ yung lagi natin pinag-pray na PPP. Power, presence, protection, provision. Yan ang apat na PPPP, di ba? At hindi mali yun. Pero who would have thought ang prayer ni Jesus kay Peter, ano? P! P! Si Brian lang nakakuha, ang hina naman. Pag sa after nung Copernicus, kanina pa. P! Pa! Nanampalataya. Minsan din natin naisip yun, di ba? Kasi pag may lumapit sa atin, may pangangailangan. Oh, bukas, bayaran na ng tuition. Siyempre, ano prayer natin? Lord, miracle money. Pero how's their faith? Oh, may trouble sa marriage. Lord, ayusin yung marriage. May sakit yung anak. Lord, pagalingin yung anak. Pero how's your faith? Kuha, kumusta ka? Kumusta ang kapit mo sa Diyos? Matindi pa ba? Desperate pa ba? Kasi kung matindi ang kapit mo, 1 to 5 ka, panalo ka. Amen? Kasi hindi ka bibitaw eh. Kaya kito mo si Peter, grabe si Christ, no? Kaya guys, buti ng Lord, no? Yung mga pinag-pray ko this week, number one ko yung pinag-pray, Lord, I pray that their faith may not fail. Mag-fail na lahat, wag lang yung faith. Amen? Because without faith, it is impossible to please God. Kaya sabi po natin, with faith is lost, all is lost. Niniwala kayo doon? Anong maaari wala ka ngayon, pero meron ka pa rin pananampalataya? All is well. Amen? All is well. Pero kung meron ka, if you have everything right now, pero wala kang faith, all is lost. Amen. Lord, nakaka-sober isipin no, na yung mahalaga kay Lord, hindi lahat, hindi siya ang laging mahalaga sa atin. At nakaka-sober isipin, yung mahalaga sa atin, hindi laging yun ang mahalaga kay Lord. Kay Lord, ang mahalaga, faith. Basta may faith ka, bumagsak ka, matumba ka, dinugo ka, natumba ka, pero yung faith mo, kahit na paano, na-survive, intact, medyo bukol-bukol ng konti, alam mo yun, medyo, di ba? Bugbug sarado ng konti, pero sabi ni Lord, yung faith mo, intact yan. Basta intact ang faith mo, babangon ka. Pero kahit na binigay ni Lord yung hinihingi mo, pero nawala yung pananampalataya mo, wala rin. Sooner or later, bibigay ka rin. Kasi yung pundasyon wala. Anong pundasyon? Faith. Amen? Again, guys, pakitanong yung katabi, how's your faith? Oh, kumusta na? Guys, ang faith na ginagamit natin dito, hindi yung saving faith, ha? Yung faith na practical, ano yung sabihin ng faith na practical? Tiwala. Kumusta yung tiwala mo kay God? Titiwala ka pa rin ba na, Lord, mabuti ka. Lord, tapat ka. Di ba? May kanta nga po eh. When I don't see His hand, when I don't see His hand, hindi, may ano pa, may mahaba. O yun, pero yun ang ending, no? Trust His heart. No? When I don't see His hand, when I can't see His plan, something like that, trust His heart. Yung ganung klaseng pananampalataya, pananampalataya yun. Faith yun. Hindi to suntok sa buwan na, no, faith yun na, Lord. Basta, kahit anong mangyari, ha, di ako bibitaw. At Lord, kahit na bumitaw ako, huwag niyo ako bitawan. Kung ganung ka, tatagumpay ka, survivor ka. Lahat na nag-survive ng crisis, kasi nag-survive yung faith. Pag dumaan sa crisis, ang unang titirahin sa'yo ng demonyo, faith mo. Kasi alam ng demonyo, pag natira niya yung faith mo, pag nawala ng tiwala mo sa Diyos, tapos ka na. Tapos ka na. Pero kung hindi nagalaw ng demonyo yung faith mo, babangon ka. Tapos siya. Amen? Amen. Ha? Guys, pag nawala ang faith, ako ha, sa horizon ng tinuturo po natin dito, hindi nawawala ang salvation ng mga genuine na Christian. Ha? Huwag na ninyo i-ano sa akin na bakit si ganito, ganyan, ganyan.
Kasi marami pong fake Christian. Pero kung genuine Christian ka, naniniwala po tayo, ang Holy Spirit binigay po sa atin as a deposit. Hindi po ito binabawi. Ha? Ang Holy Spirit, hindi po siya kagaya ng Old Testament na pasok-labas, pasok-labas. Kasi yung revelation ng salvation, hindi pa po buo ng Old Testament. Yung New Testament, tapos na. It is finished. Tapos na. Paano masasabi niya Panginoon Jesus, it is finished, kung ang salvation pala, nawawala. You know what I'm saying? Huh? But okay, that's another topic or another time. Tatakil natin yan sa School of the Spirit. Pero ang nawawala, alam mo na nawawala? Security. Yun ang nawawala. So kung genuinely saved ka, alam ng demonyo, di ko mababawi ang salvation nito. Pero ang pwede kong tirahin sa kanya, yung security niya, yung tiwala niya sa Diyos, yung pwedeng, alam mo, pwedeng save ka, pero tingin mo, hindi ka na-save. Oh, gaya ng ang false Christian, akala, save sila, pero totoo, hindi save. Balik tayo natin guys ha, may genuine Christian na save ka talaga, pero naniwala ka sa line ng enemy na nawala ang salvation mo. Magugulat ka, pag namatay ka, kaharap mo, Piman, ikaw ba yan? Ba't tayo pareho nasa impyerno? Walang iya ka, nasa langit tayo. Pastor mo ako, nasa impyerno. Akala ko kasi, pastor, pareho tayo nasa impyerno eh. Akala ko kasi nawala salvation ko, hindi, nasa langit ka. Ay, ligtas pa rin pala ako. Ikaw kasi, sino ba kasi sa'yo nawala ang salvation mo? Hindi na, ang genuine na save, once save, always save. Pero ang lie ng demonyo ay ano? Ay, nawala na, nawala. Nawala ang salvation mo. Ang totoo, hindi nawala salvation mo. Ang nawala, security mo. Nakamita kayo ng mga insecure Christians? Ay, ang dami kaya. Christian, pero insecure. Yung, pag nagkasala, sobrang, hala, baka blasphemy of the Holy Spirit. Hala, baka nawala na salvation. Hala! Walang security. Paano ka mamumuhay? Paano ka mamumuhay with confidence, with boldness, with authority? Wala kang security. Tama? Ang security, nakatali sa faith. Nakatali sa faith. Pag natira yung faith mo, bibigay security mo. E kung nawala security mo, ano ka? Insecure. You will live a very insecure life. Bawat kasalanan, hala, ito na ba? Blasphemy na ba? Oh. Hindi ka na magpe-pray. Bakit? Ba't ako papakinggan ng Diyos? Eh, makasalanan ako. Ba't pa ako mag-church? Alam mo yung ganon? Ba? Ba't pa ako mag-ano? Ba't pa ako mag-give? Ba't pa ako mag-serve? Eh, hindi na ako mahal ng Diyos. Ah, kita mo. Yun na. Yun ang ano ng demonyo. So guys, sober. Number one, tuwing nagkakasala tayo, inaccuse tayo ng demonyo. Buti na lang. Anong buti na lang? Pinagpe-pray tayo ni Jesus. Yes? Amen? Pero guys, tapusin natin dito sa pangatlo. There is a restoration. Dapat. Dapat, ha? Guys, pag naniwala ka na, hindi pa tapos. Amen? Tinapos na ng Diyos yung labang ko. Panalo na to. Ha? Hindi ko pa alam yung ending, pero hindi, alam ko, panalo na to. Ha? Hindi ko alam ano next chapter, hindi ko alam ano next page, pero ang dulo nito, panalo tayo. Ha? Kaya sabi ni, grabe, nung galing talaga ni Jesus na. And sabi ni Jesus kay Peter, Peter, pagbalik mo ha, huwag kang bumalik mag-isa. Kaya pwede ba natin sabihin yan sa katabi po natin? Pakisabi sa katabi, huwag kang bumalik mag-isa. I mean, kung babalik ka na lang din, sama mo po yung mga nadamay po sa pagbagsak mo. Hindi, totoo, totoo. Hindi, totoo. Naniwala kayo doon? Lalo na ang leader, pag ang leader bumagsak, may nababagsakan. Pag hindi ka leader, bumagsak ka, magsak ka lang. Ang leader, lalo pag pastor, pag bumagsak, may babagsakan. Damay-damay. Amen. Of course, ang faith natin wala sa tao, ha? Yeah? Pero itong reality, pag bumigay ang leader, di ba sabi nga, no? When you strike the shepherd, the sheep will scatter. Na? Pero ano ang laging basis po natin, yung cross. No, amen ba tayo dyan? Ha? Guys, lahat ng intercession natin, yung lagi natin sasabi na, we are not fighting for victory, we are fighting from victory. Yung panalo na. Yung panalo na. Kaya pa nagpe-pray tayo, yung panalo na. Di ba? Yung alam natin, Lord, di ba? Nagkasala po ako ha. Pero alam ko po, binayaran ni Jesus ang aking kasalanan. Ha? Kaya ang lakas ng loob ko lumapit sa inyo. At Lord, ang lakas pa ng loob ko, hihingi pa ako, Lord, ha?
Pero Lord, hindi ako hingi para sa sarili ko lang, ha? Lord, hingi ko po ang prayer para kay ganito, para kay ganyan, para kay ganito, para kay ganyan. Nga, kahit na alam ko, ako nga mismo, kakabagsak ko lang eh. Pero hindi eh, dahil sa ginawa ninyo sa krus, yun nga lagi eh. Yan, ito po lagi eh. Finish work of Christ. Finish work of Christ. Babalik lagi sa cross. Lahat ng laban dito magsisimula. Lahat ng laban dito matatapos. Yes? Amen? Ha? Di ka lalaban out of your, ano, Lord, ha, nag-devotion naman ako this week eh. Hindi yung merit mo. Ha? Well, never ka mag, Lord, nagbigay naman ako ng 6 digits this week eh. Huwag yung ganun. Kasi oras na makipagbilangan ka kay God, sabi ni Satan, ah, ganun pala, ha? Ang basis mo na sagutin ni God yung prayer mo kasi deserving ka. Kasi worthy ka. O sige, worthy ka. Eh ba, kung worthy ka, bakit mo ginawa yung ganito? Kung worthy ka, eh bakit kahapon lang? Oh, patay ngayon tayo. Pero kung basis lagi natin is yung finish work ni Christ. Laging yun, finish work ni Christ. Punot dulo, babalik tayo dun. Ano mo pa, nagpe-pray ako ng healing? Punta ako sa hospital. Sabi ko, Lord, mahabag po kayo, okay? Ganito. Pagalingin po ninyo siya. Hindi dahil mabuti siya. Hindi po. Dahil mabuti po kayo. Yes? Amen? Pero nagpe-pray ako, Lord, provide po kayo. Hindi dahil, Lord, masipag naman siya eh. Hindi. Kundi, Lord, kulang po siya. Can you please provide? Bakit? Hindi dahil mabuti siya, hindi dahil tapat siya, hindi dahil tapat kayo. Laging si Christ. Ang basis lagi ng prayer, si Christ. Ang basis ng intercession lagi, si Christ. Guys, never mo pagmamalaki yung taong pinagpe-pray nyo sa harap ng Diyos. Guys, utang na loob, turuan ko kayo paano mag-pray para kay Pimans. Pwede? Utang na loob, ha? Paano nagpe-pray kayo para sa akin? Utang na loob. Huwag niyo sabihin, Lord, bless you naman ang pastor namin dahil guwapo siya. Totoo yun. Pero, utang na loob, huwag kayo ganun mag-pray. Amen? Pag-pray kayo sa Lord, ang pastor po namin, ang daming kahinaan. Ang pastor po namin, daming pagkukulang. Lord, kaawaan po ninyo siya. Lord, alang-alang sa inyong pangalan, bless po ninyo siya. Alang-alang sa kalwalhatian ng Diyos, gamitin po ninyo siya. Alang-alang sa mga taong pinagpapastoran niya, Lord, gamitin po ninyo siya. That's how we pray. Never ever, wag, okay, alam mo, sineset up natin for failure. Pag nagpe-pray tayo, tapos ang pinagmamalaki mo, yung goodness ng taong yon, as if deserved niya. Lord, pagaling mo na siya, sipag-sipag niya sa ministry, Lord eh. Tapos ngayon, mawawalan kami ng matinding worship leader dahil nagkasakit. Lord, gamit. No. Lagi pa nagpe-pray, Lord, sa totoo lang, with or without Him, tuloy ang ministry. Yan ang totoo. Sa totoo lang, with or without her, tuloy ang ministry. Pero Lord, dahil mabuti po kayo, mahabag po kayo sa Kanya, pagalingin po ninyo siya. Dahil mabuti po kayo, para maging patotoo po ito para sa inyo. Kaluwalhatian po ninyo, hindi kabutihan niya. Yes? Amen? Never boast about a person's good works, ha? Always boast about the finished work of Christ. Amen. Ha? So guys, magpe-pray tayo laging ganyan. Ha? Laging ganyan. Lord, mabuti kayo, ha? Lord, tapat kayo, ha? Tapat kayo sa inyong salita. Kaya ang lakas ng loob ko po hingiin ito dahil mabuti po kayo. Amen. Ha? E dito, syempre, si Jesus, walang ibang basis kundi sarili niya. Di ba? Tiyo mo, hindi niya sinabi, Peter, dahil mabuti ka naman. Peter, dahil kahit na medyo papalpak-palpak ka, eh, generally speaking, sa 3 years natin magkasama, loyal ka naman. No. For the glory of God. For the glory of the Son. For the glory of the Holy Spirit. Laging ganun, laging ganyan. Amen? Ha? Okay. Amen, amen? Ha? Is this teaching, making a mark on you? Ha? Basta magpe-pray tayo laging kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Huwag ninyo, yung mga taong pinipin, huwag ninyo kami ilalagay sa pedestal, utang na loob. Kasi pag nilagay ninyo sa pedestal yung taong pinagpe-pray nyo, yan, in line siya sa accusation ng demonyo. Bakit? Kasi pag nagpe-pray kayo, eh din nandun si Satan. Pinagpe-pray nyo, Lord, mag-provide naman kayo kay Jeff. Ang sipag-sipag ni Jeff eh. Sabi ni Lord, sipag-sipag pala eh. Bakit kahapon nag-cutting class? Cutting class yun. Patay ngayon tayo.
na-accuse tuloy. Di ba? Pero kung prayer mo lagi is, Lord, di ba mabuti po kayo? Lord, di ba sabi niyo sa inyong salita, kayo Jehovah Jireh, you are more than enough. Lord, may kulang po yung anak po ninyo, bagamat hindi po siya karapat-dapat, pero Lord, pagkatiwalaan po ninyo ng ganung klaseng provision. Amen. So that you will be proven true to your word. So that you will be proven true to your promises. Pag ganun, narinig yung demonyo, sabi ng demonyo, wala akong ma-accuse. Ha? Di ba? Kasi ang basis ng prayer nitong taong to, yung kabutihan ng Diyos. Eh si Satan, wala siyang ma-accuse kay Christ, di ba? Kasi perfecto si Christ. Amen? That's how we intercede. Kaya guys, pati horizon ha. Pag nagpa-pray ka sa horizon, huwag na huwag ninyo pagmamalaki yung horizon, utang na loob. Kasi may Lord, ang horizon naman, napaka-committed naman namin. Huwag ganun. Kundi lagi sabihin natin, Lord, ang church po ninyo sa horizon, Lord, ang dami po namin kahinaan, ang dami po namin pagkukulang, Lord, pero kaawaan po ninyo kami. Diba? Pakita po ninyo inyong biyaya para ang makita po rito, kapangyarihan po ninyo, hindi yung galing ng tao, kundi kabutihan po ng Diyos. Ganun tayo magpa-pray para sa horizon. Amen. Kamakain, amen. Ha? O, alam na ninyo paano mag-pray, ha? Okay? And then, tingnan po natin to, no? Diba? Guys, special appeal lang, ha? Hindi naman sa nagpapa-importante, pero dahil nasa topic na lang din tayo. Kasi guys, ilan ang disciples? Parang si Kelvis lang nakakaalam. Ilan ang disciples? Okay. Bakit si Peter? Leader. Ba't hindi si Judas? Judas na kasi. Di ba? Ba't hindi si John? Eh si John susulat ng 4 na gospel. Ba't hindi si James? Di ba? Baga ba, pwedeng sabihin, eh, Pimans, baka naman, one time or another, na-target na siya ni, ano, okay, nandun na tayo. Pero ang pinapoint natin, dito sa passage na to, bakit specifically, kausap ni Peter, hindi yung 12. Sabi na, Peter, liga, usap tayo. Peter, hiningi ka ni Satan. Yes, hindi sila, ikaw. Ikaw. Hiningi ka ni Satan. Bakit? You know, say what you want about Peter. Siya naman kasi talagang leader. John will write more books. Tama? James will be the first to be beheaded. Si James. Di ba? Sina Matthew, sina Thomas, may mga kwento na si Thomas daw, ang unang misyonero sa India. Oh, eh ba't hindi pinigil ng demonyo yun? Hindi naman siya hindi pinigil. I'm sure may ginawa ang demonyo. Pero ang point pa rin natin, bakit dito sa passage na to, specific si Peter? Kasi siya naman talaga ang kinikilalang leader ng 12. Tama? Kita niyo sa John 21. Nangisda si Peter, lahat nangisda. Pero nung bumalik si Peter, nagsibalikan lahat. Kita? Guys, kasi lagi tayo, no? Maging honest tayo, no? Ako, mong hulaan ko, ha? Kadalasan ang pinagpe-pray nyo, yung mga nawawala. Tama? At tama na pinagpe-pray yung mga nawawalang tupa. Yes? Kadalasan pinagpe-pray natin yung mga pinagdadaanan. Ang hindi natin pinagpe-pray, yung akala niyong malakas. Di ba, meron na ako nakita sa Facebook. Minsan may worth din ng, minsan ha. Minsan may value din ng Facebook na. Na may something like this. Walang Bible verse, pero may something like this. Not because I carry my problems well, doesn't mean I have no problem. Di ba? May mga tao, magaling lang magdala. Hindi sila plastic. Hindi sila hipokrito. Magaling lang sila magdala. May mga ibang tao, may mga leaders ninyo, hindi nyo ba alam? Kaya lang sila nagiging malakas, nagmumukhang malakas, kasi nagpapakalakas sila para sa inyo. Hindi nyo lang alam, ang dami rin nilang laban. Tama? Totoo, di ba? Ang tendency lagi natin, pag-pray yung mga may pinagdadaanan, di ba? Mga may utang, mga nawawala, mga nagbabackslide, mga may problema, mga may sakit. At tama naman na ipag-pray sila. Pero wag na wag kalimutan ipag-pray ang mga leaders po natin. Amen po ba tayo dyan? Mga leaders po natin. Lalo na sa body of Christ, yung mga, masasabi natin mga general, you know what I'm saying? Hindi na tayo magbabanggit ng names, no? Pero yung mga general, yung mga front lines, grabe, imagine nyo.
Ilang demonyo kaya ang naka-assign sa kanila? Diba? Naghihintay na mag-report kay Satan para si Satan may ma-accuse sa kanila. Can you imagine ganong klaseng pressure? Ganong klaseng burden? Eh tayo nga, hindi pa nga tayo ganong kalakihang church eh. Can you imagine pag pinagkatiwalaan ka ni God ng libo? Paano pa pinagkatiwalaan ka na maging leader ka sa body of Christ? Paano sila Bishop Noel Pantoja, Bishop Eptendero, sila Bishop Orien, nang ang inaalagaan ay mga churches? Can you imagine? Paano kaya si Lolo Cesar po natin? Di ba? Na siyang ginamit ng Lord para itaguyod yung G12. Ngayon, napapalaganap all over the world. Can you imagine? Ilang mga demonyo naka-assign po sa kanya at sa asawa niya at sa pamilya po nila. Right? So this is not a plea not to pray for those who are weak. Yes? Kung nagkakaintindihan po tayo, can I have an amen? Ang sinasabi lang po natin, huwag po kalimutan, laging pag-pray mga leader. May naririnig kang problema o wala, pag-pray niyo po sila. Amen? Kasi lahat ng leader may pinagdadaanan. Kung di man sarili lang problema, problema ninyo. Ay, totoo! Amen? Eh, dami niyong problema. Tapos lahat nakapataw sa atin, nakaatang sa amin. Di ba? Pimas, buti ang tibay-tibay mo. Kala mo lang! Amen. Oh, hindi na papataas ng kamay kasi madi-discourage lang ako. How many of you regularly pray for your pastor? Huwag na magtataas ng kamay. Malulungkot lang ako. How many of you regularly pray for your network leaders? Regularly pray. At hindi yung pray na passing, ha? At hindi yung pray na casual. Lord, bless yung leader ko. Amen. Hindi, yung talagang intercessory prayer. Yung luluhod mo siya, babanggitin mo ang pangalan niya sa trono ng Diyos at sasabi mo, Lord, di ko alam pinagdadaanan ng leader ko, pero one thing is for sure, may pinagdadaanan yan. Kundi man sarili ng problema, problema ng mga tupa. Kaya Lord, strengthen po ninyo siya. Again, ganun din. No? Huwag niyo siya pagmalaki kay Lord. Huwag niyo siyang pagmalaki kay Lord. Lagi pag-pray niyo, Lord, ang leader po namin, kagaya lang din po namin, mahihina rin po yan, bibigay din po yan, kundi lang po dahil sa biyaya po ninyo, kundi lang po dahil na hinahawakan po ninyo siya. Kaya Lord, patuloy na hawakan po ninyo sila. Lord, patuloy na i-humble po ninyo sila. Amen? At patuloy, Lord, na ingatan yung pananampalataya nila, na sila mismo huwag bumitaw. Kasi Lord, kung ang leaders namin bumitaw, sino babagsakan namin? Hindi kayo. Amen? Come on. Amen? Kaya guys, pag-pray niyo leaders niyo. Ha? Di ko sinasabi to kasi ako ha. Kahit na sino pa. Kahit na dumating yung time din ako ang pastor ninyo. I will always exhort you. I will always remind each and every one of you to pray for our leaders. Number one po talaga, target ng demonyo po ang mga leaders natin. Bakit? Eh kasi ang leader, pag bumagsak, may damay na tupa eh. Yun ang totoo eh. Not to say na ano, hindi mahalaga pag-pray mga baby Christian, ha? Pero ang baby Christian, pag bumigay, mag-isa lang yan eh. Tama? Eh ang leader, pag bumigay, yung mga taong na impluensya niya, damay-damay po yan. Amen? Ha? Pero kaya nga, pag-pray din po natin mga leaders natin, even mga fallen leaders natin, may alam ba kayo mga fallen leaders? We're not gonna mention names, obviously. Guys, mga fallen leaders natin, pag-pray din po natin. No, buhay pa. Ha? Kung buhay pa po sila, hindi kasi mga ibang iba, nung namatay na at saka lumabas yung mga skandalo eh. Wala tayong magagawa doon. No? Pero yung mga taong buhay pa, may balita tayo sa worship leader na ganito, bumigay, sa worship leader na ganito, nag-deconstruct, nag-backslide, di na daw siya Christian. Guys, pag-pray po natin sila. Kung genuine Christian sila, babalik yan. Kung genuine Christian sila, babalik yan. At pag-pray natin, pagbalik nila, makabalik din po yung mga taong nadamay dahil sa pagbagsak po nila. Okay, can I have an amen? Guys, alam ko yung sinasabi po ninyo na, P-Munch, di ba ang tiwala natin, dapat wala sa taong na kay Jesus? Oh, gets po natin yan, ha? Pero I'm talking practically. You know what I'm saying? I'm talking practically. Theologically, oo naman. Focus, fixing our eyes on Jesus, author and perfecter of our faith. Na? Pero practically, ang totoo, ang realidad ay ano, pag may bumagsak na leader, sigurado, do pangit, pero sigurado, pag may bumagsak na leader, may nadamay na follower. Sure yan.
the bigger your influence, the more na madadamay pag bumagsak ka. Nakuha? Yeah, guys, lagi natin pagpapray. Even sa G12 family natin, lagi pagpapray natin si Lolo Cesar natin, na yung pamilya niya, Bishop Oriel natin, sa network natin, Tatay Rafi natin, lagi natin sila pagpapray. Kahit wala kang nababalitaan na may pinagdadaanan po sila, baka magaling lang sila magdala. Tulungan natin sila magbuhat para mas magiging mas maigi yung pagdadala nila ng mga problema po nila. Amen po ba tayo dyan? Kamakaman, amen po ba tayo dyan? Amen. Is that a promise? Well, hindi itong uso, ha? A promise po talaga na solemn ano natin kay Lord. Na Lord, from this moment on, pag di ako consistent mag-pray pang leaders ko, Lord, I vow this moment on. Hindi man siguro araw-araw. Basta may schedule ka lang. May schedule ka lang. Kunwari, every Monday, pinagpe-pray niyo si Tatay Mans niyo. Appreciate ko yan. Kung every Tuesday, pinagpe-pray niyo si P. Miles. Every Wednesday, si Pastora Gara. Every Thursday, si Pastora Shen. Every Friday, si P. Bench. Example lang. No? O sa Manila naman, ganun din. Every Monday, pinagpe-pray si J-Mac. Every Tuesday, pinagpe-pray si Coach Chris. Every Wednesday, pinagpe-pray si PL. Pwedeng ganun. Di ba? At least regularly may nagpe-pray po sa mga leaders natin. Yung mga eagles po natin. Yung mga cell leaders po natin. Ha? Okay? Kasi nandyan na rin po tayo. O guys, tapusin po natin to with another example of the powerful intercessory ministry of Jesus Christ. Si Jesus, hindi niya hinintay mamatay para mag-intercede. Nandito pa lang po siya sa lupa, minodel na niya what it means to live an intercessory life. Ha? Ito po, no, a month ago na, yung tapos na yung Holy Week, pero balikan lang natin saglit. Na. Some of us might not realize this. Itong prayer na ito, intercession po yan. Na? Luke 23 verse 34, yung sabi ni Jesus, nakapako siya sa krus, ang sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Ano to? Paawa effect? Ano to? Drama? Pa-cute? No. Jesus is interceding. May sagot? May tugon? Tignan po ninyo ang sagot. Na? Sabi nung isang magnanakaw, Lord, remember me when you come into your kingdom. Pwedeng sabihin, yung thief on the cross, direct answer sa intercessory prayer ni Jesus. Tama? Ngayon, dun sa verse 34, pwedeng sabihin sa context niya, ang talagang pinagpe-pray ni Jesus ay yung mga sundalo. Bakit mga sundalo? Kasi pwedeng sabihin ng mga sundalo na pag-utusan lang. Gets? Kasi syempre, napag-utusan sila na pako si Jesus eh. Diba? Ay sila, syempre, mga ano sila eh? Mga sundalo. Sundalo. Obey now. Question later. Actually, wala nga question later. Obey now. No questions. So, malamang sila ang direct na pinapanalangin ni Jesus na, Ama, patawarin mo sila. Kasi, na pag-utusan lang. Pero, pwedeng naging indirect fruit ng prayer na yon, yung tip on the cross. Nakita, gano'ng ka-gracious si Jesus. Nakita na, grabe itong si Jesus ha. Di ba? Kung meron pong may karapatang magalit, mainis, mag-curse, mag-pray ng cursing, di ba? Father, curse all of them! Ha? Pero grabe, ang lumalabas sa bibig ni Jesus, forgiveness, grace, mercy. Kaya sabi ng thief on the cross, hindi to tao. Hindi, tao to, no? Hindi to tao lang. Anak ito ng Diyos. Kaya buti na lang madali siya, no? Sabi niya, remember me when you come to your kingdom. Sayang yung isang cross na, sayang yung isang thief, no? Na? Nandun na lang din siya, eh. Ha? Wala, hindi talaga lahat na ay magiging bunga ng panalangin maging ng ating Panginoong Jesus. Yan ang sad reality. Ha? Pero may isa pa eh. Ha? Verse 47. Hindi ko alam kung na-born again itong centurion na ito. Pero if you look at verse 47, same chapter, same passage, sabi po rito, when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, certainly this man was innocent. Does that mean na-born again siya? Hindi tayo pwede mag-conclude. Pero pwede. Tama? Magawa, pwede. No? 50-50 na may chance. Baka pag dating natin ng langit, ma-meet natin yung centurion. Ikaw ba yung centurion? Di ba? Buti na lang, no? Na born again ka doon sa cross. See? Ano yan? Halimbawa yan
ng kapangyarihan ng intercession. Now, of course, syempre, pwede na rin sabihin, eh, Piman, si Jesus yan eh. Ako hindi naman ako si Jesus. Pero hindi nga eh. No? Prayed people pray for people. Gets? Prayed people pray for people. Yung sinabi po natin kanina na, Lord, ang comfort ko in my prayer is this, na while I am praying to you, you are also praying for us. And in the end, it's not my prayer that you answer, Lord. You answer the prayer you pray for me. Ngayon, i-align ninyo yung kalooban ko sa kalooban nyo. Para pag naging aligned ang prayer natin, the more I am like Christ. The more I am like Christ, the more I can love like Christ. Nakuha? Nakuha? Yun ang magic. Hindi naman magic. Yun ang power ng intercessory prayer. Kaya tayo nag-intercede. Again, di tayo nag-intercede to bend God's will. Na? Nag-intercede tayo to bend our will, to align our will to His. Amen? Yun po ang prayer po natin. Kaya in that sense, all prayers are answered. In that sense, you get what I'm saying? All prayers are answered. All of Jesus' prayers are answered. The more we align our prayers to the prayer of Jesus, then the more that our own prayers get answered. Make sense? Make sense? Yun ang goal natin. Kasi mag-a-align yung tatlo eh. Intimacy, integrity, intercession, mag-a-align yung tatlo eh. Tama? The more I pray like Christ, the more I become like Christ. The more I become like Christ, the more I love like Christ. And then, cycle yan. Di ba? Ang Gen Z, meron silang term. Actually, hindi naman original sa kanila ito. The gift that keeps on giving. Yun, yun. Na? The gift that keeps on giving. Prayer. Ang unang, kaya ka nagpe-pray, kasi pinag-pray ka. Yeah? We cannot give what we do not have. We love because He first loved us. Why do we pray? Because He prays for us. Yun ang basis mo. So dahil alam mo, pinapanalangin tayo at this very moment ng Panginoong Jesus, kaya tayo nagpe-pray. Tapos ang gusto natin malaman, Lord, pwede bang malaman anong pinagpe-pray nyo kay Jeff? Pag makuha ko yung mind ni Christ, anong prayer, anak ko, anong pinagpe-pray sa'yo ni Christ? Yan din ang prayer ko sa'yo. Ano nga magalaman pa? Di ba? Oh, pag sinabi ni Christ, more years of singleness. Wala akong choice. Kahit na gusto ko sana, Lord, now na. Lord, sige, more years of singleness. Example lang, hindi ko na sinabing yun ang kalooban ng Lord. Amen? Amen. Amen ba, Pinky? Amen, ha? Hindi ko sinasabing yun ang kalooban ng Lord. Ha? Pero sinasabi ko ng Lord, ano po, pag pinagpe-pray po ninyo si Pinky, ano po ang prayer niyo sa kanya? Amen, di ba? Na greater, more years of singleness. Hindi ko alam. Hindi nga eh. My job is to align my will to His. At kung paano ka pinagpe-pray ni Lord, ganun din kita ipagpe-pray. Amen? So di tayo pray lang ng pray, tira na ng tira. No, no, no. Kasi gusto natin mag-align yung tatlo eh. Ha? Intimacy, integrity, intercession. Pag nag-align to, yun ang sweet spot ng prayer. I shared this story na as I come to a close, may nagtanong po sa class po namin, sa ATS, bakit si Jesus ay nung nabuhay siya muli, nabuhay na po siya muli na, ba't hindi siya nanatili? At that time, I thought I heard all of the possible questions, pero itong question na ito, hindi ko pa narinig. O nga, no, sabi ko, hindi ko naisip yun na bakit nung nabuhay muli si Jesus, hindi siya nanatili dito sa lupa? Eh, total, hindi na ulit siya mamamatay, di ba? Yan, ibig sabihin, kahit na 2,000 years later, buhay pa po siya. So, wala na magkwe-question, totoo ba si Jesus? Eh, nandiyan, no, sa Channel 5. Hindi, di ba? Kasi pwede siya magpa-interview, pwede siya bumisita sa Pilipinas, pwede siya mag-concert sa Philippine, ano, arena. How ironic. Anyway, yung mga di naniniwala na siya ay Diyos, pero dyan magko-concert si Jesus na. Anyway, di ba? The lesser burden sa atin, lesser explanation, hindi, oh, ayan, pakinggan mo si Jesus, ayan, lalakad siya sa tubig. Mm. Ayan, He will turn water into water into wine. He will turn stone into bread. Para tapos, di ba? Pero, the fact of the matter is,
Hindi yan ang pinili ni Jesus. He chose to go back to the Father. Why? To pray for us. Think about it. Mas pinili ni Jesus na ipag-pray tayo kaysa manatili dito sa lupa. Bakit? Agree man tayo o hindi, pero alam natin mas wise si God. Bakit? Dahil sa tingin ng Diyos, that is a better way, that is a more effective way of showing His love for us. Alam ko, hindi yan ang ano natin. Kung tayo is, ha? Lord, I would rather na nakita kita, yakapin mo ako, kesa yung pinagpe-pray mo ako sa langit. Hindi. Kasi kung nandito si Jesus, limited pa rin siya ng katawan niya. Kunwari, dumating si Jesus 2024. Tapos sabi niya, guys, hindi na ulit ang makakabalik until 2045, ha? Kasi after Philippines, mayroon pa akong tour ng Japan, Singapore, ha? Ano ba yung mga tinour ni Taylor Swift? Iikutin ni Jesus lahat yan, di ba? Oh, kung, hindi Swiftie, Christy to, eh, na? Blasphemy ba ito po yung gagawa ko? O di, hinag ka ngayon ni Jesus. Ano ngayon? April 14. Oh, guys, kailangan, yung yakap na yan, magmamarka na yan araw-araw. Bakit? Kasi the next time you see Jesus, 2045. BC, sorry. May gera pa ngayon sa Israel. Oh, hindi ka-cut ngayon ni Christ yung ano niya, Asian tour niya. Kasi syempre, tao niya ang Israel eh. Oh. Pero hindi. Sabi ni Jesus, pag nandiyan ako sa lupa, limitado ako ng katawan ko. Do Diyos ako, pero limitado ako ng katawan ko. Ama? Kaya ito, pag ako nasa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Ama, araw-araw, minamahal kita. At araw-araw, kaya kitang yakapin. Araw-araw, kaya kitang yapusin. Araw-araw, anong kailangan mo sa akin? Nandyan ako. Araw-araw, manalangin ka. Kahit na nasang ka, naririnig kita. Kasi nandito ako sa langit, pinapakinggan ko ang panalangin mo. Gets? Tayo mas gusto natin physical eh. Pero si Jesus na mas matalino sa atin, alam niya eh, anak, alam ko, thrill sa inyo makita niyo ako. Thrill sa inyo mayakap niyo ako. Pero para kay Jesus, mas gusto niya tayo kasama araw-araw, 24/7. Lalo na kung tayo ay prayerful. Kung prayerful ka, araw-araw nagkikita kayo ng Diyos sa prayer. Amen? Araw-araw, kung nagpe-pray ka, araw-araw, nararamdaman mo, nararanasan mo ang yakap ng Diyos. Kasi araw-araw, namumuhay ka sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, buti na lang, hindi kayo nanatili. Buti na lang, mas pinili ninyo, umakyat na ng langit, at mahalin kami, quote-unquote, from a distance, sabi nga nung kanta, pero at the same time, hindi naman din from a distance eh. Kasi when we are praying, we are directly transported into the presence of God. Diba? So in that sense, prayer knows no distance. Prayers know no bounds, no boundaries, no limitation. Na? Prayer is where your heart meets the heart of God. E di lagi kayo nakikita, e di lagi mo siyang nabaworship, lagi mo siyang nayayakap, lagi mo siyang naririnig. Amen? Aren't you grateful? Amen? Are you grateful? Mas pinili ng Diyos, mahalin ka, through His throne, kesa manatili siya dito, na limitado lang. Guys, do you know God is loving you right now? Do you know Jesus is loving you right now? So we might say, hindi ko kita, hindi ko alata. Hindi ko maalala ko ni Jesus, ba't ito nangyayari sa buhay ko? No. Pakinggan mo. Diba sabi sa Bible, Psalm 46:10, be still. Be still, know that I am God. Guys, manahimik ka, umalis ka, lumabas ka sa noise. Be still, find a quiet place to be still. Try mo. Lord, pwede po bang parinig yung prayer niyo sa akin? Ako niniwala ko, pag narinig niyo, paano kayo pinagpe-pray ni Jesus? Wala sa inyo magdududa kung mahal kayo ng Diyos o hindi. Yes? If you can only hear His prayer for you. Amen? Pero minsan, syempre, because of the hustle and bustle of this world, di ba? Na dine-define natin pagmamahal ng Diyos sa circumstances natin. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganun? Pero hindi. Malalaman mo mahal ka ng Diyos. If you quiet your soul, na, and then hear His voice. At kung kaya nga eh. Kung kaya, alam mo, labing mo si Lord. Ha? Labingin natin si Lord. Lord, parinig nga po ng prayer niya sa akin.
pag narinig niyo yung prayer ng Lord sa inyo, hindi na kayo magdududa kung mahal kayo ng Diyos o hindi. At this very moment, in your pain, in your suffering, in your hardship, Jesus is loving you through His prayers for you. Amen? He's praying for you. He's praying for you. Amen? Ha? So tuwing nagdududa ka, parang Lord, nasaan ka? Huwag mo na hanapin yung cross. Wala na siya dyan. Nabuhay na siya eh. Ang laging image mo na ngayon, though siyempre hindi tayo nag-ano ha, hindi mo tayo idolatry, no? Pero siyempre, pero ang image mo, hindi na yung cross. Ang image mo ngayon is si Jesus na kupo sa kanyang trono, pinagpe-pray ka. Hindi kanya pinagmamasdan na casual, no? Pinagpe-pray kanya. Alam niya, pinagdadaanan mo, pinagpe-pray kanya. At alam niya, ano yung dapat ipag-pray sa'yo. Tayo, misa pinagpe-pray natin, pera, presence, power, protection. Di ba? Pero sabi ng Lord, anak, walang limitation sa pagiging Diyos niya. Pag nag-stay siya dito, pwede siyang manatiling Diyos, pero pag nagkatawang tao siya, limitado siya, hindi siya omnipresent. Tama? Pero nasa langit siya, sabi ni Lord, anak, kita na lang tayo sa prayer. Ha? At pag nagpe-pray ka, huwag kang masyadong magsalita. Pag nagpe-pray ka, laging prayer ni Samuel, speak Lord, your servant is listening. Pag ganyan ka mag-pray, at pinapakinggan mo yung prayer sa'yo ng Lord, di ba? Minsan hindi yun ang gusto mong marinig, di ba? Lord, gusto kong marinig healing eh. Gusto kong marinig provision, pero prayer ni Lord para sa'yo, no? Faith. Lord, anhin ko yung faith. Yung pala, hindi mo na-realize, faith is the most important thing. Amen? Kaya ka nandito ngayon dahil sa faith. Dahil hawak-hawak ng Diyos yung faith mo, kaya hindi ka pa bumibitaw. Ha? Pero the sooner we cooperate with God, the sooner we align our will to His, the better. Amen? Can I ask the worship team to come? Worship team, pwede ko ba i-request yung I'm gonna see a victory? Pwede ba yun ang i-request ko sa inyo? Amen? Are you ready for the big idea? Yes. Ha? Kala nyo nakalimutan ko na, no? Pinagpe-pray na ninyo, Lord, nakalimutan ni Pimans. Okay, sinagot ni Lord ang prayer ninyo. Amen? Guys, ito lang, dito tayo magtatapos. Jesus, ay, sorry, hindi lumabas na. Jesus resurrected to become our full-time intercessor. Grabe, no? Imagine 24/7 may nagpe-pray para sa'yo. 24/7, walang patid, walang holiday. Amen? Hoy, walang holiday. Puro overtime pa. Amen? Biro mo araw, gabi, may problema tayo, wala. May pinagdadaanan tayo, wala. Pinagpe-pray tayo ni Jesus. Kahit ano ang prayer niya, laging para sa ating kabutihan. Amen? Amen? Come on, amen? Can I ask everyone to stand? Habang kakantahin natin tong song, kanina kinanta na natin to, no? Pero kung okay lang, I'm gonna request, no? Habang kinakanta po natin to, hindi naman siguro masama to use our imagination, no? Ha? Amen? Amen? Ha? Sabi lang po sa Bible, thou shall not make any graven images. So hindi naman siguro tayo naggagawa ng graven images na ikagagalit ng Diyos, no? Pero tingin ko, hindi naman din siguro mali o masama, gamitin ang ating imagination. Ha? So I want you to do this right now. While we are singing, or kung di mo kaya mag-multitask, pakinggan mo na lang yung kanta. Sila, ang worship team na lang ang mag-worship para sa'yo. Pero gusto ko, right now, while the song is going on, I want you to imagine right now, Jesus Christ seated on His throne. Kasi yun naman ang totoo eh. Yun naman ang sabi sa Bible eh. Tama? Kaya kung nagtataka, Pimansa saan si Jesus ngayon? Nakaupo sa trono. Guys, again ha, hindi siya nakaupo kasi wala siyang pakialam. Kaya siya nakaupo kasi it is finished. Iba yun. Iba yung nakaupo. Diba, misa may mga tao na, diba, ha? Si ano yun? Na himatay! Kasi yung taong kausap mo, nakaupo lang. Ha? Parang walang pakialam. Hindi po ganun si Jesus. Si Jesus kaya nakaupo kasi tapos na. Tapos na. May nanalo na. Tapos na eh. Panalo na. Ang kwento ng buhay mo, tapos na. Panalo na. Tinapos na ni Jesus. Amen? Now, if you wonder if you're going to make it, I want you right now, habang kinakanta ng worship team yung I'm gonna see a victory because the battle belongs to the Lord. I want you to imagine Jesus seated at His throne praying for you. Sige, kahit na hindi ikaw mag-pray, ha? There will be a time and place. Guys, after this, magpe-pray tayo sa mga leaders natin, ha? Amen? Come on. Amen? Magpe-pray tayo sa mga mahal natin, ha?
hindi sapat sabihin mo, mahal mo kasi binibigyan mo ng pera. No, pinagpe-pray mo ba? Ha? Pero right now, sige, kahit hindi ka muna mag-pray, imagine mo lang si Jesus pinagpe-pray ka. Yun lang. Imagine mo si Jesus pinagpe-pray ka. At kung marinig mo pa anong pinagpe-pray niya sa'yo, can you imagine? Can you imagine the strength, the encouragement that it will bring to us just knowing that Jesus, our great high priest, is praying for me? Habang ngayon may trouble sa Israel, yeah, Christ is praying for Israel, His chosen people. Pero you are also His people. You are His sons and His daughters. So hindi si Lord, up, horizon, pause muna ang mga prayer niyo, ha? May mas mahalaga nangyayari, kaganapan dito sa Middle East. No, no, no. Si Jesus, habang pinagpe-pray niya yung mga bansa, pinagpe-pray din niya yung bawat isa sa atin. Kasi ganun tayo kahalaga sa Kanya. I want you to see Jesus right now praying for you. If possible, lambing natin kay Lord. If possible, marinig mo pa kung anong pinagpe-pray sa'yo ni Jesus. And I believe, after that, we will never be the same again. Amen? Tama ka man. Amen? Tama, palapakan po natin ang Panginoon. Triumph. My